Ladies and gentlemen, get ready to dance. Get ready to dance. Cause here comes DJ Dark Red. Nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiri ko? Tawagin ko si Bunuan pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing, sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At sa hearing, nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Ang tawag dyan, demokrasya. Sa nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiri ko? Tawagin ko si Bunuan pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing, sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-radio nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. Ang tawag dyan, demokrasya. Ang tawag dyan, demokrasya. Here comes DJ Dark Red. Sa nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiri ko? Tawagin ko si Bunuan pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing, sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-radio nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. One, two, three, four.
Oh, yung mga hindi pa nagla-like dyan, ha? Huwag nyo ako antayin magalit. Gusto nyo? Gusto nyo? Ipatatawag ko kayo si Sinano. Gusto nyo? Gusto nyo? Tatawag ko si Secretary Chenilin. Si Chan-chan. Gawin dito. Gusto nyo? Ipapatawag ko lahat. Pati mga eksperto, mga ekspertista, pati mga hihilot. Gusto nyo? Gusto nyo? What the Hello everyone, binabati ko ang lahat sa inyo ng maganda-magandang hapon at napakaganda ko sa hapong ito. Wala nang kukontra kung ayaw nyo masaktan, hawak ko ang pamilya nyo. Tandaan nyo yan, mag-like na kayo at welcome sa live stream natin. Let's go! Type action at mag-batian portion na tayo. Shoutout kay Boss Mike Cervera. Ayan na nga. Gusto mo, ipatawag ko yung mga babae mo. Gusto mo? Charot lang. So mga hindi po nakaka-subscribe kay Mike Cervera, paki-subscribe nyo na yan kung ayaw nyo yung tirahin ganyan. Pag tinira ko nyan, sabi ko sa inyo, pag sisisihan nyo. Kaya isubscribe nyo na si Boss Mike Cervera. Let's go, sa go! Magandang hapon po kay Crony, kay Evangelito Dalangin, kay Arthur Barrera, Silent Scream, at kay Wilberto Sapiano, Arifyong, Kapuso Mo at PBB Macono, Sperato, Rebecca Alas, Nonoy Rebida, Randy Grospe, Angelina, Lerio at Gina 31, Priscila Batan, William Torres, Yamato, Kelvin Aloroso, JB Villamor, Arifyong, Maria Nanali, at kay Ryan Dog, at kay King Merum, at kay Jack Constantino, kay Virginia Lage, at kay Chinese Name, at kay tawa ng tao si Mike Cervera, at kay Jeric Peñales, JR Cuenca, Bilay Quater, Margarita Toribio, Island Drew, at kay Jopet 21, Wilberto, at kay Dennis Ilintang, at kay Rachela Salenga, Auralise Carlenga, at Clark Sam, at kay Three Wheels Vlog, at kay Michelle Okbina, Priscila Batan, Jeric Peñales, Baron C, at syempre nandyan din si Risa Del Rosario, si Jinky, at si Burley, at si Ritz, at si Ruby Del Rosario, at si N. Choi, at si Marel Lourdes Tanyag, Riders for Life, at kay Poa Seals, at kay Hecatomics, at Guapon Geologs, Mark Jason Hong Sin, at kay Anastasia Unos, at kay Misterioso Cesar Biray, and Pan Tweety Gian, Michelle, at kay Jerry Colette, at kay Stone Trooper, at nandyan din si Hara Hugo, at Clark Sam, at Kunyang in London, at kay Lowilin Manuel, at kay N. Choi, ayan na nga, at kay Marcela Mulat, at Gabi Quick Bite, at kay Nestor Abril. Hello po, at kay Disgracia Tol. Hello sa'yo, at kay Fretz Jules, at kay ID Bloodcross, at End User Testing. Hello po, at kay ayun nga, kay Jack Constantino, at Angelina Lero. Kalma muna, relax lang ako, huwag kayo mag-alala. Ganado lang kasi ako. Sabi ko sa inyo, paabangan natin tsaka papanoorin natin yung Senate hearing about nyo sa PCS to ni Rapi Tulpo. Diba, Giovanni Domingo at Ruby Sia, hello po from Singapore. Magandang gabi. Ba, ano to, nagkaalaman pa ako, basher ni Boss Mike, kainis kasi yung Duterte supporters kulang sa research. Oh, El Bonnie Family at kay Clark Sam. Oy, Mike Cervera, may basher ka dito. Jacques, at kay Yuji, at kay Mark Noel Mendoza, hello po. At kay Melanie Co, hello, 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 hello sa inyong lahat. Sino pa, Sweet Sen, hello, magandang hapon sa inyo mga kapatid, mga kaiksena. Edgardo Kalingking, Aring King King King, Aring King King. Edita Relado, magandang hapon po. At sa lahat ng mga bago nating subscriber, hello, hello, hello. At syempre sa mga pioneer nating subscriber, thank you so much. Oh, Greg Alcera, at kay ako si ang guest vlog, at kay Tina B, magandang hapon sa inyo. Si Saneb Nereg, at kay Mylene Destura, at kay Don Robert Travel and Adventures, at Reynaldo Palomares, hello po. Oh, sino pa? Nelson Balister, hello sa inyo ng bonggang-bongga. At si Sensei Lar, hello sa inyo. At sino pa? Meron tayong live survey dyan, Rachel's dad, pakisagot. Sagutin lang lahat dyan. Cheryl Santa Maria, hello po. At kay Edgardo Gomez, at kay Corazon Ariola, at Rubicia. Di ka basher, akala ko basher. Sorry naman, pagpatawad mo, ang tawag dyan? Ang tawag dyan, demokrasya. O, diba? Ina Ibarra, hello sa'yo. At Nelia Cabasog, Romeo Mejia, BI, at BMB, hello sa'yo. Direk, try mo din dumalo kay Tita Missy, TVJ Defender. Pero kayo ng input sa politics. Ganun ba? Di ko alam kung anong yun, kung aros nagla-live yun. Rose Bell Manyo, at Serapin, magandang hapon, at Flora Corber, at kay Timmy Kalikap, hello po. Shoutout sa mga nandito, ha. Ate, shoutout daw, sabi ni Boss Mike Cervera. Pakisubscribe nyo na nga
Wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Eric Avendiano, hello po, live to. Julius Kapispisan, hello din. At JM Lap, JM Yap, Lim Joko, at Ting 253, maraming salamat. Okay? Ragnar Lotbrock, maraming salamat din. At kay Timmy Kalilap. Ay, tama ba? Kalilap nga. Oh, let's go! Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Thank you po, Ragnar Lotbrock, at kay Timmy Kalilap. Shoutout sa wife niya na si Lori at anak niyang si Trixie. Hello din kay Paper Pen and Hooks, Michelle, at kay Aaron, at kay Enzo Miggy. Hello po, at Albert Gregorio, at kay Inet Story. Hello sa inyo mga kapatid, mga kaiksena, at kay Rita Arseno. Mabuhay po kayong lahat. Game! Ay, umabol pa. El Balawni Family, hello po at maraming salamat. Oh. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Regine Gimpayan at Lyra Brunner, hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Okay, Weng Watanabe, hello din po. Welcome sa ating live stream. Ang dami pong hindi nagla-like. Kung ayaw nyo pong masaktan, paki-like na po. Gerardo Belayo, magandang hapon din po sa inyo at welcome, welcome. At binabati natin lahat po dito ng ating mga kabatas with Attorney Libayan at mga kayubi with Attorney Claire. Hello po sa inyo. Bet Talento, hello po at welcome. At shoutout sa aking mga moderators, Kabogeras, nandyan si Jack Constantino, Nosferatu, Erica Matsumoto, Daisy Taglay, at si Maria, at yung mga ating mga moderators dyan na naka-color blue. Thank you so much for being here. At shoutout po sa lahat ng ating mga Kabogeras, kaeksenas, solid talaga. Sir Robert Ramos, Ma'am Terry, Ramon Cardoso, Ma'am Lucy Mauka, Ma'am Maria Nancy Maru, Ma'am Leonoron, Ma'am Therese Hellman, at si Mami D. Michelle Requintel, at kay Jean Comesario. Ayan, ganda ng pangalan. Michael pala yun. Michael Requintel. Hello po. At Ria Mustapa, Christina Angeles, at kay B. Hello po. At shoutout po kila Tita Hilda Enriquez, Mama May TV, Malditang Lola, at si Tita Edita Yamaguchi, ang ating mga Spice Girls. Hi ni Sandy. Simulan na natin mga kaiksena. Ang aking katanungan po dito, base po doon sa ating mapapanood ngayon o napanood nyo na, alam ko yung iba sa inyo, maaga pa lang, nakaabang na kayo, pinapanood nyo na, di ba? Roda Bagobo Vlogs. So, ang inyong lingkod po ay hindi ko patuloyang natapos yan. Nasa kalagitnaan pa lang po ako. Pero syempre, mas maganda yung surprise na mag-react ka ng on the spot, di ba? Yung kalahati pa lang napanood mo eh. So, base doon sa napanood ko, wala pa yung kanyang press con sa Senado ni Rapi Tulfo. Kung maaalala ninyo, mga kaeksena, ibabalik ko lang sa inyo yung mamaya yung video ha, na siya ay nagsabi, abangan daw sa Lunes. Yun ang sabi niya eh. Okay? So, doon sa napanood ko, tila yata parang ang lambot-lambot di pa ni Rapi Tulfo. Samantalang dati ganito naman 'yan, 'di ba? Pagka may pinagpipilitan 'yan. Yes, sa nagmamatigas ka eh, gusto mo? Gusto mo magpapahiri ko, tawagin ko si Bunuan pati ikaw, gusto mo? Sa hearing sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-radio nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. Diba? Kumbaga, pag siya ay nasa Senado at may hinihiring at talaga naman kahit sa mga ibang mga committee, talagang grandstand talaga, talagang ipipilit at ipipilit niya. Pero meron akong pakaramdam kanina na parang malambot yata si Tulfo. Nyari sa'yo. Para bang na-realize mo ba na may sablay ka rito? Na parang may kulang sa mga impormasyon mo? Yun ang ano ko ha, assessment ko para sa akin. Kasi kung talagang tawag dito, tiwala ka sa mga nalalaman mo at alam mong meron talagang nangyayaring sabihin na nating corruption, pandaraya, sabwatan. 'Di ba dapat yung stand mo talagang matigas eh, 'di ba? Oh,
Iba kasi yung pagkakaunawa eh. Oh. 'Di ba naintindihan nyo? O ngayon, ito ang tanong. Kulang ba sa impormasyon si Rapi Tulfo? Ang mga pagpipilian at ang bumoto sa 10% na boto ay hindi. May research team si Rapi Tulfo. Anong kulang pinagsasabi mo, Derek? Ang kapal mo, ha? At ang sumagot naman, oo, kulang na kulang. May malang siya eh. 90%. Prince DLC, thank you po. Kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Shoutout Joanna Gonzalez, Miss Marima, family, faithful, loyal ako. At sa mga bagong pasok, Mysterious at sa lahat, Chippy Duenas. Simulan na natin mga kapatid. Okay? Bago ko ipakita yung kaninang pagdinig at yung press con niya, gusto ko munang i-recall sa inyo to. Alin, Direk? Wait lang, kumalma kayo. Ito, papakita ko lang sa inyo to, ha? Andito pa ba yon? Wait lang, check lang natin, ha? Feeling ko nandito pa naman yun, eh. Yung ating dinownload na video ni... Asa na yun? Aba, parang nabura ko yata, ah. Patay tayo dyan. Lagot, lagot, nawala mo, Direk. Ah, hindi, hindi, hindi. Dito. Okay, dito. Ayan, wait lang. Ipalitin lang natin masyadong hindi siya makita. Tutok natin siya ng bonggang-bongga. Yan. Oh, ba't nawawala yata ako? Oh. Alright, let's do this. Oh. Pakinggan nyo mga kaeksena. Ito yung paglabas ng issue. Ito sinabi niya. Oh, pasok. Mga kapatid, ang taong ito ang pinaka... Mahina. Lakasan na naman natin. Ano ba naman nangyayari sa audio ng mga... Ano na to? Video na to? O, ito ulitin natin, ha? Mga kapatid, ang taong ito, ang pinakamaswerteng Pilipino sa Pilipinas. Naklaan nyo? Noong July, siya po ay nanalo ng 9 times sa loto at 225,000 each. Noong August, tumaas ang kanyang winnings. 10 times! Noong September, medyo naglayo siya. Nahiya siguro. Twice lang. Again, 225,000 po ang pinag-usapan natin. Paano nyo kaya nalaman na nahiya at medyo naglaylo siya? Sabi ni Rapi Tulfo eh, nahiya, medyo naglaylo siya. Nahiya, paano nalaman? Binis niya. October, umakyat. Four times siya nanalo sa loto. November, umarangkada muli. 9 times siya nanalo. December, 4 times na naman siya nanalo. Again, lahat ng ito ay 225,000 each. At siyang po ay 6 months lamang. Sige. From July to December last year. At ang total po nito ay 8.3 million pesos. Ang TIN number niya is 00000. Sana all. Diba? Sana all daw. Ngayon, puntaan naman natin mga kaeksena yung tawag dito. Yung, yan. Ito muna. Direktay na natin sa Committee on Amusement and Channeling na Senate hearing. Okay? So, ito. Nakikita nyo ba? Kung nakikita nyo, sabihin nyo lang. Ngayon, palitin natin para pasensya na kayo kasi hindi pa siya ma-download dahil bago pa lang yung pagdinig nila kaya hindi pa siya ma-download. So, live natin itong kinukuha sa mismong Senate hearing, okay? Para maliwanag. O, pakinggan natin mga kaeksena, ha? Ng bonggam-bongga. O. Forward natin ng konti. Hoy, bilisan nyo. Asked by Games. Yan. And it all started when PCSO and their website came out with a picture of a winner. Ay, wala. Ulitin natin. Hindi. Yung picture. Kailangan natin sa umpisa. Ayan. Yan. Okay, ah. Everyone, ladies and gentlemen, this hearing is a continuation on the investigation being conducted by this committee which pertains to the integrity of the PCSO Lotto Games. And it all started when PCSO and their website came out with a picture of a winner na kung saan yung picture na yun ay edited at nagkarambola po yung mga netizen. Sige. That triggers the investigation. Mm-hmm. Now,
During one of the previous hearing, I tasked DICT. Andito bang DICT? Is anybody from the DICT present? They haven't arrived yet. To look into the integrity of the computer system being used by the PCSO special. Sabi ni Sendong, integrity? Look who's talking. O, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan kay Sendong, isubscribe nyo na yan, ha? Lalo na pag gusto nyo matuto ng English speaking, ha? Si Sendong, huwag nyo kalimutan subscribe yan. The E-Lotto Games. Oh, sige. And if I remember it right, I was asked by DICT to give them 6 months. At sinabi ko dapat 3 months at kumayag naman sila. So ang gusto ko sana tanungin, ano na nangyari doon sa 3 months na binigay namin sa kanila? Although that was back in January, February, March, April, supposed to be sa April. Nakakapagtaka, no? Siya pagka nag-task siya, nag-utos siya na within 3 months, within ganito, binabalikan niya. Tayo kaya, magbalik sa kanya. Rapid tool po, ano nangyari kay Excel? Akala ko ba within October last year? November last year. Babalikan na namin kayo. Ngayon, ano pong ginawa nyo doon? May ginawa ba kayo doon? Bakit DOJ pa rin po ang nagkaso? Ano pong partisipasyon nyo ron? Diba? Ang galing, no? Dodi Sion at kay Sandy Balis. They should come up with their with the result of their investigation. Oo. Now, sisingilin ko na sila at least. Kami, pwede kaya kaming maningil sa'yo? Easy. Pwede ba tayo maningil sa kanya? Anong ginawa niyo doon kay Yexel sa kasong promise niya? Anong ginawa niyo? May ginawa ba kayong kilos doon? Out of the topic, pero kasi naniningil daw siya. Tayo rin naniningil. The past 2 months, ano na mga nagawa nila? Oo. Kasi yan po ay nirequest na rin ng maraming netizens ng taong bayan. Di ba? Kamsak, sinabi ba ng ano? Sinabi ba ng... Nirequest ng taong bayan o dahil trending sa inyo? O bakit? Nirequest ba ng taong bayan talaga yan o dahil trending yan kaya kinagat nyo? Nagtatanong lang. Ang tawag dyan, demokrasya. Oo. They will attend in the ICT. Okay. So anyway, Comsec, pwede ba mag-roll call tayo? Ng mga present. Yes, good morning, Your Honor. The resource persons present at this committee hearing are Honorable Chairman Juni Kuwa, General Manager of PCSO, Melquiades Robles, Mr. Attorney Ralbert Libayan, is he present? Kala ko, kamag-anak ba ni Attorney Libayan to? Kala ko kanina, Attorney Randolph Libayan sinabi. Iba pala. Pero Libayan yata talaga yung apelyido. I think he was here a while ago. He's coming there, sir. DICT, pasok! From the Land Bank of the Philippines, Mr. Daniel Talimlim and their VP Analisa Basker. From the LGCC, Judge Katarina Maria Reyes and wait lang, bago kayo tuloy. Bigyan ko yan ng konting ano no, konting opinion ko no. Dito sa umpisa, uunahan ko lang kayo para makita nyo kaagad, ma-analyze nyo agad. Dito sa umpisa, kitang-kita mo yung pagsagot ng mga resource person kagaya ng ni Mel Robles, ng General Manager ng PCSO, at yung iba pang mga abogado, Attorney Aboy, andito rin yata. Ano, habang tinatanong sila ni Rapi Tulpo ng kanyang mga kung anong mema yon, walang kahirap-hirap, walang kasabit-sabit, napaka-easing na sinasagot lang siya ng mga resource person. Kasi sa kanila nga nang galing tawag dito, impormasyon na pinagkunan ni Rapi Tulpo. Plus, kung may research man siya dun daw sa sinasabi niyang mga nanalo sa jackpot. Kumbaga, kitang-kita mo talaga dito, wala naman pala talagang anomalya. Siya lang talaga parang nag-i-insist na, meron yan eh. Tingnan niyo mabuti, baka meron yan. Parang ganun ang dating sa akin eh. Tuloy na natin. Katuwa talaga to si Rapi Tulpo eh. Ay, ano nangyari? Ba't naibaba ko yan? Sorry. Tuloy. Attorney Isaac Camille Espana. And from the PSA, it's Mr. Florante Barona. And from the
PNP, it's Attorney General David Peredo Jr. And Ms. Colonel Francisco B. Bulayan Jr. And from the AMLAC, it's Attorney Arnold Cabanlit. Those are our resource persons present in the moment, sir. Thank you, Committee Chair. Yung hindi pa nakapag-oath, pwede ba? Yung mga nakapag-oath na before, you don't have to stand up. Yes, those who have not taken their oath yet, please stand up. Hoy, ayun yung ano, manugang oh. Tama ba? You know. Ito po yung sabihin nyo ah. Ito yung ano natin sa research team. Ito po yung mga nakalap natin. Huwag po kayo magkakamali. Andyan na lahat yan. Sasabihin nyo na lang po yan. Tatanong nyo na lang. Sakto na po yan. Tanong na yan. Wala po yan. Dagdag bawas. Sige na po. Can you raise your right hand? Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this committee hearing? Thank you. Please sit down. Thank you, Comsec. Present din ba rito ang BIR? Damig. Oh, wait lang. Hindi kumpleto ang pag-deny pag hindi babanat si Rapi Tulfo. Pag hindi siya gagawa ng alam nyo na. Oh. Bilib din ako sa mga top. Bilib ako sa DSC at sa BIR. Talagang very ano sila, very ano ba tawag nito? Sumusunod talaga sa tinatawag na Filipino time. Kailangan niya munang may gawing ganun. Hindi pwedeng mawala yun. Kailangan niyang maging bida-bida pa eh. Pwede naman din na sabihin, kung late, eh late, ano pa magagawa mo? Magsisermon ka pa dyan. Anyway, kasi kaya ko nabanggit yung BIR and during the last hearing, napag-usapan din dito sa committee na ito na yung BIR mag-submit ng records of winners of Lotto Games. At yan po, ibabangga namin sa records na binigay ng PCSO, and I would like to thank the PCSO because they comply to the request at nag-submit po sila sa amin ng mga winners. Eh, since wala dito yung BIR, so hindi natin muna pag-usapan yan. And now, let's proceed dito sa pinakabagong problema, yung tinatawag na glitch na noong February 27 sa Swerte's draw, in the initial winning combination of 197 na kung saan yung draw ay nagkaroon ng problema. Sige po. Prompting the PCSO to implement what it described during the live program as alternate procedures. Pwede ba malaman sa PCSO ano pong nangyari doon? Bakit nagka-problema doon sa pagbobola? Mr. Chair, with your indulgence, may I call on AGM Arnel kasi siya po ang in charge ng gaming namin. Okay. Nag-out na ho ba si AGM Arnel? Okay. Sir, pakipaliwanag sa amin, ano nangyari po noong February 27? Marami po ang Himala, no? Hindi siya nag-opening statement, no? Kadalasan nag-opening statement yan, eh. Tsaka wait lang, no? Dama yung sinasabi ni Francis Cayetano rito, eh. Glitch talaga ba? Hindi ba pwedeng technical error? But glitch? Ano yan? Computer? Ibig ko sabihin, alam naman natin na gumagamit ng alin, hangin, doon sa pagbola ng mga loto o sa PCSO. Kasi umaano yung bola, di ba? So ano kailangan mo doon? Tubig? So lupa? Ay lupa. So hangin. So anong kailangan doon? May pressure. So ano bang ginagamit para magkaroon ng pressure doon? Di ba? Tuloy natin. Gustong magkaroon ng impormasyon, kaalaman sa nangyari. Pasok. Good morning, Your Honor, Senator. So, during that time po, yung live draw operation namin, 2 p.m., yung isang draw machine namin, the first draw machine, kasi meron po kami tatlong draw machine for the 3-digit game, was not able to capture yung numbered ball natin. But the two draw machines po, were able to capture or select yung numbered ball. So with that, Your Honor, we conducted per our approved procedure as ISO certified to do alternate draw procedure. So in-announce po na we encountered the draw machine malfunction and we will do the alternate draw procedure. Rowena Ponce, salamat po. Utang lang. Wait muna ah. Okay. So anong reason po ng malfunction? Yung draw machine, meron po kasi yung tinatawag na latch for capturing yung ball. So once hindi po yun gumana, once nasa taas na po ang bola at hindi po na-capture nung latch, ang tendency po pag nawala yung pressure,
babagsak po uli yung ano. Yung oh, nga, I understand that, sir. Pero di ba may tinatawag na pre-draw yes, procedure? Yes, Your Honor. During pre-draw procedure, yung pong draw machine natin functioned well po. And then all of a sudden, since problema. During live operation, doon po nagkaroon ng problem. Does that happen regularly or this is the first time ever na nangyari ito sa history po ng 3-digit games? Was, you said, was it 3-digit games, right? Or the 3-digit game, Your Honor? Yeah, regardless. Regardless na naman. Dito pa, nagulat ako dito ng, kasi ang nangyayari sa totoong buhay, dito sa issue ngayon ng PCSO, ang pinapalabas at ang akala ng lahat, tulad niyan, yung sa Bulahan, yung nangyaring malfunction. Eh para bang first time lang nangyari ang mga pakalat ng mga anti-PCSO, anti-government. Ang gusto nila lang palabasin na first time na nangyari ang ganyan, may dayaan na agad. Hindi nila alam na ilang beses na palang nagkakaroon din ng ganyan, na unexpected malfunction sa pagbola. Eh ang dating nila kasi pagkagano, daya. Ilang beses ba nangyari na? Yan ba yung first time? Oh. 3, 4, 5, 6 is just the first time? Oh. Or other games, if I'm not mistaken, Your Honor, around the 5 times na po since we launched. 5 times na? Since 1995. Oh. Okay. 5 times na. Diba? At tanungin natin, sila ba yung nandoon? Sila ba yung dating committee? Sila ba yung mga taong nandoon nung panahon nung mga sinasabing 5 times na? Kumbaga, sila na ba yung nandoon sa term na yon? Diba hindi naman? Oh. Ano daw, direct anong brang ng mic mo, boom, no? Ano to? Ano bang pangalan nitong anong to? Nakalimutan ko eh. Wait lang, Marites, kumalma ka. Meron akong papakita sa kanila dito. Ito na nga yun. So, meaning, ito ay hindi lang sa kanilang panahon o hindi lang kila may Robles nangyari yung may nangyaring sitwasyon na nag-malfunction. Naintindihan nyo? Oo. Oh. So, Rapid Tool po at yung mga antay dyan, wag kayong engot. Diba? Maka-pinpoint kayo na para bang sila na lahat. Diba? Yun ang nangyayari. Oh. 5 or 4 times. Okay. Bakit nag-off-air yung live streaming while the machine was being fixed? It's part of our procedure, Your Honor, that after announcing that we have this machine malfunction, we will put the broadcast on standby and then we will broadcast again recapping yung recorded video during the alternate draw procedure. Kasasabi lang, malinaw, di ba? Ang tinatawag nila yun ay nasa procedure. Procedure naman pala yun. Di ba? O di ko may problema ka sa procedure, edi yun ang sitahin mo yung procedure. Anong gusto mong gawin nila? Susuwayin yung procedure. Recorded po ito lahat, Your Honor. I know, I understand. Pero di ba dapat, since live yung ginawa nyo sa pagdodraw in the beginning, you know, it's when it all started, dapat live din yung ginawa nyo pag-fix sa problema para makita ng taong bayan kung ano nangyari habang ito'y pinipix and how did you fix. Kasi nga, ito lang ha. Ako sa lahat din naman ng mga alam kong nasaksihan kung nagkakaroon ng mga malfunction, pagka ganyan, eto na lang. Halimbawa, sa news, di ba? Pagka meron silang mga error na balita, hindi maganda yung signal, o may maling na ipakita, or merong hindi magandang pwedeng ipakita, dahil, halimbawa, sensitibo, o wag na yon kasi masyadong malayo naman yon. Halimbawa na lang, nagloloko yung signal, ang pangit ng balita ng reporter. Itutuloy-tuloy ba nila yon na ipakita sa audience? Anong ginagawa nila? Kinakat. Diba? Kapag okay na, ibabalik. Dito sa sitwasyon ng Lotto, may mga naka-standby kasi dyan na mga machine. Kung halimbawa kukunin yun, gusto nyo pa talaga na mag-antay pa talaga, pinapakita pa talaga. Ang basic lang naman eh, yung sasabihin nyo na gusto kasi namin malaman yung pagiging transparency nila. Eh may procedure nga kasi, hindi naintindihan eh. Diba? Ang pangit lang kasi dito sa panahon na to, dahil yung mga nagbibintang at mga gumagawa ng istorya sa PCSO ngayon, ay galit saan? Sa gobyerno. Galit sa presidente, galit sa pamamahala na ito. Kaya ang isa sa pwede nilang gamitin para masira ang gobyerno at yung ating presidente at malapit pa daw di umano si Mel Robles,
eh butasan ng PCSO. Kasi nandiyan nga kasi talaga yung pera, may pera talaga diyan eh. 'Di ba? Isa sa malaki ang pondo ng PCSO eh. Oh, iyon ang the best way para masira ang credibility nung taong gusto nilang sirain at i-coconnect sa gobyerno. Gets nyo? Oh. I think the public, especially the betting public, has the right to know. We are now improving the draw procedure, Your Honor. There's a provision for continual improvement sa ISO namin. And with that hindi niya pa rin naiintindihan yung procedure na tinatawag. 'Di ba? Hindi niya pa rin naiintindihan 'yon. Honor, we will include po yung okay, so next time pag may mga glitch na nangyaring galon, nagkaroon ng malfunction, kailangan huwag kayo mag-off air, continue sa pagbobola live. Kasi pag ngayon tina mo, mag-uutos na naman siya. Hindi mo po ba naririnig ilang beses nang pinapaulit-ulit? Procedure nila yon. Kung may problema kayo sa procedure, yun ang dapat yung pag-usapan. Halimbawa, sino ba gumawa ng procedure na yan? O mag-amienda ka, mag-ano ka, kung anong dapat na tamang gawin ayon sa proseso. Hindi mag-uutos ka. Diba? Alam nyo, pinapahirapan nyo yung mga tao nandyan sa PCSO eh. Uutusan mo ng uutusan. Bakit sila ba yung dapat masunod at gumawa na agad nun na pag sinabi mo, gawin na nila agad? Eh meron nga silang procedure. Kayo kaya, utusan kaya kayo namin sa programa nyo? Payag kayo? Yung bigla ka magsasabi niya na ganito gawin nyo, gusto ko, ganito, ganyan. Ha? Teka lang po. Oh, papayag kaya si Rapi Tulpo? Halimbawa, merong isang senador magsabi sa kanya sa gusto namin gawin yung procedure ng inyong programa, wala na dapat mga marites dyan, wala na dapat kabit-kabit dyan, papayag kayo? And the fact na ISO, oh, diba sabi ni Sendong, ISO, procedure. Diba? Eh, ewan ko, no? Kanina pa sa kanya pinapaulit-ulit yung procedure. Kung ako yung nakarinig nun, ah, okay, that's your procedure. O, eh, sino ba ang gumawa ng procedure na yan? Ganun dapat ang approach. Sino at kailan pa ba nagawa yung procedure ng inyong ahensya? I think dapat mapag-usapan natin yan para mabago. Diba? Pagbobotohan yan, hindi naman yan magustuhan mo eh. Ano ka, spoiled? What the fuck? Oh, 'di ba? Do you agree? Oh. Nag-off air kayo. Again, nagkukuro naman po ng pagdududa yung betting public, yung publiko. Kasi the more na kayo po ay nagtatago para sa akin. Pero kung halimbawang ito ay hindi administrasyon ni PBBM, sigurado wala reklamo yung mga antay diyan. Kasi nga galit kayo sa admin kaya yan ang binabanatan nyo. Oh. Para may tinatago kayo because nag-off air kayo. Tamor magdududa yung taong bayan. Oh. So next time. Parang may tinatago. Yalin, yung procedure, tinatago. Yes, sir. Sana pero, sana wala naman yan next time. Sana hindi nyo nga po may masasabi yun eh. That is a malfunction eh. That is accidentally. Hindi naman yung ginusto. Sino may gusto yun? We want to see it live. How is it being fixed? Anong klaseng remedyo yung ginawa nyo? Yes, Your Honor. Okay. Wilberto Sapiano, siguro hindi nila alam yan. O iisabihin natin, ISO means International Standard Organization by the Public of Ophthalmology and Taxonomy and Implementity. De, charot, wala yun. Yun lang. Dinuktungan ko lang. Oh, salamat ulit kay sino nga yun, Nosferatu, yung ano natin. Hey, thank you. Thank you for that. Anong pangalan niyo po, sir? Pwede pa malagyan pa, sir? AGM Arnel Casas po. Yun. AGM Arnel Casas. Gaming sector. Gaming sector, okay. Sige, thank you po. Now, isa rin po. parang nahihirapan si Tulpo yung data dito ngayon sa mga itatanong, ha? Ano na nangyari sa'yo? Parang nawawala yung angas niya, eh. Dati, tuloy-tuloy talaga ng tanong yan, eh, na may kakaibang dating, eh. Po na pag-usapan natin during the last hearing, yung tinatawag na root access. I requested from PCSO na kung pwede ang chairman mabigyan din ng karapatan sa root access. Has that been done yet? Chairman Juni Kua of the PCSO, kayo po ba ay nabigyan na ng root access since the last hearing that we had here? Eto na naman tayo. Meron na naman siyang gusto mangyari na yon ay matagal nang ginagawa nila. Siya talaga kasi Boy Mando rin to eh. Si Boy Mando. Utos lang ng utos.
Pero hindi na muna niya inaalam kung bakit nga ba walang ano yun, root access ba? Root access daw yung isang manager yata yun. Ewan ko. Pakinggan natin. Hindi pa po, Mr. Chairman. Oo. And why is that, PCSO? Root access Mr. Chairman Robles, sir? Your Honor, I understand the access o yung pagkakaroon po ng root access ay napapaloob po sa kontrata ng Philippine Lottery System. So when I came, nakaano na po yan, firm na po yan. I don't know, pero siguro let's negotiate that. Narinig nyo? Walang kahirap-hirap yung sagot ni Robles eh. Kasi nasa kontrata, anong gusto mong gawin, Rapi Tulpo? Mag-breach sa contract? Ay, hindi. Gusto na Rapi Tulpo. Kailangan, meron ka rin eh. Nakikita nyo, di ba? Oh, sinabi niya, nasa kontrata po. Anong gagawin ni Rapi Tulpo? Gusto ko, bigyan nyo rin ng ano yung ganito. Kasi kontrata na ho yan eh. Oh. Ang kailangan ho ng... In that contract, sir, does it say there na bawal ang chairman ng PCSO na magkaroon ng root access? Hindi naman po. Hindi naman po bawal, pero the specific po yung designated na bibigyan ng root access eh. And in that contract? Which is the highest official of the operations po. Oh. But can I see that contract? Oh, kala mo so wala that ah. So my lawyers can review that? So can we submit it alam po? Okay. Because if in that contract it didn't specify that the PCSO chairman is prohibited from having access to that root access, then dapat you should comply with my request. What the fuck? What the fuck? Pag sinabing kontrata, ano ba ang ibig sabihin ng kontrata? Kasunduan yan, nalalagdaan yan, di ba? At pagtitibayin. Ngayon, sinabi ni Mel Robles, hindi naman sinabing bawal bigyan yung sinasabing chairman daw, kunyari. Kaya lang po, ang nakalagay sa kontrata ay ang dapat magkaroon lang ay yung highest position, which is si Melo Robles. So, ngayon, magkakaroon yan ng pagdududa at magkakaroon talaga ng tinging anomalya yan. Halimbawa na lang. Halimbawa, baligtarin natin. Ha? Halimbawa, kunyari, may dayaan. Tapos hindi si Melo Robles, kunyari, yung general manager. Ngayon, binigyan nila ng access yung sinasabi ni Rapi Tulpong bigyan. Tapos dumating yung hearing. Pag tinignan, patingin nga ng kontrata nyo, oh, wala naman pala dito para bigyan nyo yung ano, bakit binigyan nyo? Oh, may anomalya dyan. Kunta nyo, may nakalagay ba dito? Wala naman nakalagay dito yung chairman. Chairman, kailangan highest position lang. Ba't nyo binigyan? Nagets nyo? Diba? Sumunod lang, yung PCSO, sumunod lang sila Mer Robles dun sa kontrata. Gusto mo, Tulpo, bigyan ng access dahil gusto mo. Diba? Papaano kung magka-aberya at yan ang gawing butas? Wala naman nakalagay na bigyan nyo si chairman ng root access. Ba't ginawa nyo? Sabi po ni Rapi Tulpo, nagigets nyo? Binaligtad ko lang yung sitwasyon eh. Paano ko ang makitang butas yung pagbibigay ng root access sa wala naman sa kontrata? Nagigets nyo? Rapi Tulpo naman, wag namang ganun. Gusto mo unahin yung pag-comply sa'yo kahit wala sa kontrata? Ang intindihin mo muna, yung kontrata ang dapat mabago bago yung sinasabi mo. Kasi pagka binalikan niyang mga yan, talo sila. Wala kasi sila sa kontrata eh. Ang hirap bang intindihin nun? Wala na ba kayong mabutas? Wala ba kayong mabutas na iba pa? Galing-galingan nyo naman yung pagbutas nyo. Diba? O sige, Nosferatu. O, naiintindihan nyo? Ay, Mamay Tebaisa, hello po. Tuloy natin. Kasi nga na po, hindi po fair yan. Yung pinaka-chairman ng PCSO, wala pong root access. What the fuck? Uy, naiintindihan nyo ba, Rapi Tulpo? Diba? Bakit ba ganyan ang trip mo palagi? Labagin yung nasa kontrata, sundin yung gusto mo, ikaw ang masunod. Ano ba talaga? Hindi ko talaga maintindihan bakit ganun yung ano eh, yung kanilang pag-iintindi sa SOP, sa
kanilang kontrata. 'Di ba? Sa RTIA gawin ang draw ng Lotto, stop niya watcher. 'Di ba, Rakitera? Pwede rin kung gusto ni, kung papayag yung ano eh. Mahirap pa intindihin 'yun. Ano ba? Nakakaloka naman 'to. Samantalang kayo po GM, of course you should have that because you're GM. GM and the assistant GM. Kayo anong problema ngayon? Dalawa pareho may access. So para mabawasan po yung pagdududa, eh kailangan meron din po pagdududa sa PCS. So meron din po sana si Chairman Juni Kua. What do you think, Mr. Kua? Is that okay with you? Are you comfortable with that request? Na paano halimbawa pa lang, no? Halimbawa, hindi ko sinasabing gagawin ni Mr. Kua ba, yung chairman. Halimbawa pala, ang may plano palang gumawa ng katarantaduhan, yung chairman. E di kawawa ngayon yun, yung wala palang ginagawang kasalanan, tapos may ginawa tong chairman dahil nabigyan na siya ng access. O di patay na. Tapos tatawagin sa Senado. O, ano nangyari Mr. Kua? Ba't kayo po ay merong access? Sir, chairman po ako eh. Chairman, regardless pa yan, patingin ang kontrata nyo. Nakita, oh. Walang nakalagay ditong chairman para bigyan. Meron talagang anomalya. O, di na naloko na. O, yun ang gusto mangyari ni Rapi Tulpo eh. Kayo magkaroon din ng access sa root access? Oh. Magkaroon kayo ng... Kanyari, bakit nawala? Binura? Ano to? Nasabotahe tayo. Charot, charot, joke lang. Biglang nag-snap. Tuloy natin. 197 na kung saan yung draw ay nagkaroon ng problema. Prompting the PCSO to implement what he described during the live program as alternate procedures. Pwede ba malaman sa PCSO? Ano pong nangyari doon? Bakit nagka-problema doon sa pagbobola? Mr. Chair, with your indulgence, may I call on AGM Arnel? Wait lang, ulitin na, dito na tayo. hindi pa po, Mr. Chairman. Ba dapat, since live yung ginawa nyo? Now, isa rin po na pag-usapan natin during the last hearing. Yung sir, can we submit it alam po? Okay, roon ng root access. Yan, yan. I will oblige if... required by the committee, of course, I also would like to understand the purpose of that root access. But if it will be of help to the purpose for which the committee is suggesting, I will oblige, Mr. Chairman. Pero alam niyo na po yung root access, Mr. Chairman. Juni Kua, alam niyo po kung ano nang gagawa ng root access, yung capability po noon. Hindi pa po maliwanag sa akin, Mr. Chairman. I'm not privy kasi to the signing of the agreement and I have never been briefed about the purpose or purposes of the root access. What is it supposed to be? And whether that is a part of the control or what, I have to beg the indulgence of the committee that yes. I am not really aware. So root access, it gives that person, whoever has that root access, the ability to control the system. It can edit. It can... Teka lang, teka lang, teka lang. Parang sa paliwanag mo ng root access, parang may ibang dating eh. Napapansin nyo ba yung sinasabi niya how to explain what is root access daw? Parang, pakinggan yung mabuti yung paliwanag ni Rapi Tulpo, parang merong ibang meaning sa kanya. Oh, tingnan mo ah, tingnan nyo. Halata kasi gusto niyang, eto nababasa ko lang ah. Kaya niya tinatanong yung manager, na ay yung chairman, para lumabas sa bibig niya na para bang may alam siya na pwede siya, eto, huwag niyong mamasamain ah. Para sa akin, ang nagiging dating nito, para matwist na mapalabas niya na, oh, may alam ka pala sa root access eh. Hindi kaya pwedeng kasabwat ka? Parang ganun yung dating eh. Tapos, ngayon, nung in-explain niya dahil hindi alam nito ni chairman yung pwedeng magawa ng root access, ipinaliwanag niya ngayon. Ngayon, pagpaliwanag niya,
may ibang ibang dating. Ulitin natin ha, kasi pinaliwanag ni chairman, wala nga siyang idea, kailangan pa siyang parang ma-brief at maaral yung root access kung papaano at ano yan. Sagot ni Rapitul po, explanation niya. O, pakinggan nyo ha. That person, whoever has that root access, not really aware. So root access, it gives that person, whoever has that root access, the ability to control. To control, sige. The system. It can edit. It can see everything that happens in that computer system. It can do everything. In fact, during the last hearing also, one of the hearings, inadmit ng isa sa mga taga-PCSO na yung may hawak ng root access, kaya niyang pasukan yung system at kaya niyang tingnan, kaya niyang manipulahin. Iba, di ba? Iba yung kanyang pag-i-interpret. Gusto niya magkaroon ng meaning sa ibang tao na may nangyayaring hindi maganda. Pinaliwanag na sa kanya yan. Nung last hearing, supalpal siya sa mga yan dahil wala siyang napatunayan. Ito na naman, tama kayo dyan. Parang hinahanapan niya ng butas. Papaano ine-edit pa daw eh, di ba? Sabi niya, it can edit, control. Diba? Tuloy natin. Kaya niyang baguhin, pwede siya magdagdag, pwede siya magbawas, etc. Paanong magdagdag, magbawas? Napaka masyadong, ano nung kanyang sinasabi, masyadong leading yung sagot niya talaga eh. May meaning na iba ang dating eh. Doon sa system na yun, if I remember it right. So dapat magkaroon ka na rin po ng root access being the chairman of PCSO. Para mas maganda kung chairman at saka GM, may check and balance eh. Check and balance. Halimbawa na lang, hindi natin sinasabing totoo. Halimbawa na lang, naging magkasabot sila kunyari, o patay ka. Diba? Check and balance. Paano mo masabing check and balance yan? Yes, sir. Mr. Chairman, if we can amend the contract, he can have exclusive access to that po. Kasi ang function po ng root access to check on all the transactions, it cannot edit po the winners. What the fuck? Ano, Tulpo? Ano, Rapitulpo? Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Diba? Nakita nyo? Nakita nyo yung sinabi? Anong sabi ni Robles? Ikinorek niya si Tulpo. Kasi mali eh. Mali yung ipinaparating niya sa tao. Hindi naman pala ganun, pero gusto mo mangyari, parang may ginagawa ng manipulasyon, may ginagawa ng kalokohan. Kaya anong sabi, pwede nyo pong i-amend yung contract kung gusto nyo. Di ba? Grabe, no? Akala mo walang makakapansin niyang ganyang gawain mo, ha? Ang lupit mo rin, eh. Buti na lang, mamatalas yung utak nito ni Mel Robles. Halata niya kaagad yun, eh. Teka lang, mapapahamak tayo dito. Ba't ganyan ang paliwanag nitong senador? Para bang inaakusaan tayong meron tayong ginagawang kaduda-duda dito? Diba, Sendong? Alam mo na gagawin dyan. Oh. Diba? Oh. Oh, tuloy natin. Pinag-usapan na rin po namin that it cannot edit the winning number, especially if it is already published. May control systems proven, but I'm willing to, if the contract will be amended subject to the approval of the contracting parties, kasi pag dumating yung signed na po yan, I did not ask for that. That is po, so I'm even willing to give all the access sa kanya, pa-amend na lang kung siguro yung contract, kung papayag po yung contracting parties. Tulpo, ano nangyari sa'yo? Di pahiya. What the fuck? Huwag kasing ganon. Diyos ko naman, oh. Ang dami-dami na mga research team eh. Huwag ko kayong bigla-biglang nagsasabi ng kung ano-ano dyan. Di ba? Kasi kung tatanga-tanga yung mga makikinig sa inyo at manonood, lalo na yung mga tulponatics na mga bobo, tanga, sigurado mapapaniwala na may dayaan. Mapaniwala yung sinasabi mo. Di ba? Anak naman ng... Woo! Mapapasama yung tao nang walang ginagawa nang dahil sa bunganga niya, sa sinasabi niya, iba ka rin eh. Was the contract implemented, sir? Oo. Oh, ano napaya po? Yan ha. Oh, kailang pinatupad yan, yung contract na yan. Sumigoy na, oh. Date ng contract? Oo. Oh. And then my second... Hindi man lang siya nag-sorry na, ganun ba? Hindi ba na ano yun? Okay. Alam niya naman dati pa nung nag...
unang pagdinig sila na hindi nga pwede yun eh. Di ba? Oh. Sabi ng Japanese name, wala ako katiwa-tiwala dyan. Is that your opinion? Wala akong problema. Eh, it's your choice, di ba? Pero pakinggan nyo lang pong mabuti at gumamit kayo ng critical thinking nyo. Kung hindi kayo nauuto nila Maharlika at ng ibang mga vloggers, eh, pwede po talagang hindi kayo maniwala. Ngayon, kung malawak po ang utak ninyo, isipin nyo mabuti at makinig kayo ng mga pagdinig, lalo na si Rapi Tulpo, malalaman nyo po. Oh. Ang follow-up question is, dyan sa contract, naka-specify ba doon yung mga tao na they exclusively merong lang access? What the fuck? What the fuck? Kunyari, may quiz tayo. Short quiz. Ano ang sinabi ni Mel Robles kung sino lang ang pwedeng magkaroon ng root access a while ago? Oh, kunyari quiz tayo. Question number one. Tingnan natin ha, kunyari kasama natin si Rapi Tulpo sa magki-quiz. Ako yung teacher. Oh, student, what is or ano at sino lang ang pwede na magkaroon ng access o ng access sa root access na yan base sa sinabi ni Mel Robles? Sino makakahula nun? Kahit sabihin natin malapit ang sagot ha. Sino lang? Sino lang daw? Oh. Sino lang ang pwedeng magkaroon ng root access dyan sa PCSO baayon sa sinabi ni Mel Robles? Sino? Oh, sagot. Dali, oh. Small quiz, short quiz lang tayo. Oh. Para mapakita natin gani. Oh. 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 Sino? Sino? Oy, kailangan yung mga ano nyo ha, memory nyo, malupit ha. Oh, sino? Ayun, ang sabi ni Mel Robles ay higher position. Yun lang po ang pwede. Base saan? Next question. Kung higher position lang ang pwede magkaroon ng access, ito ay base sa ano? Question number two, base sa ano yung sinabi ni Mel Robles para magkaroon ng access yung higher position? Base saan? Base saan? Question number two, lahat na sumagot ng higher position, highest position, general manager, that's correct. Question number two, base saan yung sinabi at saan kinuha yung sinabi? Oh, tamang sagot, kontrata. Very good. Ang tatalino ng mga kaeksena natin. Ngayon, ulitin natin si Rapi Tulpo kung nakikinig. And then my second follow-up question is, dyan sa contract, naka-specify ba doon yung mga tao na they exclusively merong lang access? Doon pa lang, X na siya. Sinabi na nga sa'yo kanina ni Mel Robles na higher position lang ang naka-specify doon, si general manager. Wala yung chairman. X na. Again, next question. Sino at saan, ay hindi pala, saan na, ano to, saan pinagkunan at binasihan? Kontrata. Sinabi niya na kanina, tinan nyo. Oh. Ba doon yung mga tao? Na, oh. And then my second follow-up question is, dyan sa contract, naka-specify ba doon? Sinabi niya yun, no? Sa contract. Oh, base sa contract, naka-specify ba doon? Yung mga tao na they exclusively merong lang access o mabigyan ng root access, naka-specify ba doon na GM, AGM, yun lang? Your Honor, if I may? Yes, sir. Yes, sir. Naka-specify po doon that we'll have access to the GM. It's purely administrative, Your Honor. Yes, sir. Boom! What the fuck? What the fuck? Hindi nakikinig yung idol nyo. Dapat nga, mas alam mo yan kasi ikaw yung may tanong eh. Ikaw yung may alam, ikaw yung nagtatanong. Dapat, nung sinabi sa'yo, gets mo na eh. Tapos nagtanong ka pa ulit talaga. Nakakatawa eh, no? Tinanong niya pa ulit. Eh, sinagot na nga siya. Tapos, ewan ko. Ya, Martes, wait lang.
Di ba? Atari natin ha. Patawa talaga tong idol nila. GM and then? GM. And other access like yung mga... Paki-mention lang po. So nakalagay doon GM, GM sa contract. Yes. Sino pa po nakalagay doon? Part of the draw teams, Your Honor. Yung mga staff po namin which do the daily operations. So hindi po na-mention doon yung chairman? Wala po yung chairman, Your Honor. What the fuck? Tignan nyo ha. Tinanong nyo ulit. Hindi po doon naka... Hindi po doon naka-mention, na-specify yung chairman. A while ago, sinabi na nga ni Mel Robles na based on doon sa contract nila, wala po. The higher position lang po, which is general manager. Pero if you like, you can amend. Diba? Pakicheck nga nito, Marites, yung message ni, ano, ni Sis. I-replyin mo nga. Thank you. Because the GM is the one in charge of operations. All right. So, Mr. Robles, sir, then we have to change that contract. And... Nag-utos na naman. Huwag lang mapaya. Mag-utos na naman, no? Oh, ganito style nito eh. Pag napapaya, uutos. Gusto ko ah. Easy. Anong gusto mo? Sa nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiri ko? Tawagin ko si Bunuan pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing, sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-region nyo at saka yung construction company. Patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. Patay tayo dyan. Easy. Ang galing, no? I need in that contract na i-amend, nandiyan po yung pangalan ni GM. Yun lang na need ni Chairman. Hindi naman siguro mabigat yun na amendment. Personally, I have no problem with that. Yung kabilang partido lang po, remember ito, this was already signed contract. When I came, implementation stage na po ako. In fact, delayed nga po sila mag-implement yan. Pero yun lang po ang problem ko. It's a mutual agreement between contracting parties, of course. Hindi naiintindi. Alam nyo, di ba? Kapag may kontrata ka, hindi porkit sinabi lang neto ni Rapi Tulpo, kailangan ganun-ganun na lang yon. Meron kang ka-agreement eh. Sinasabi ni Mel Robles, meron po kaming other party na ka-agreement dyan. So, hindi naman pwedeng basta-basta mo na lang. Sabi ni Rapi Tulpo ha, baguhin natin yan. Eh, alimbawa kung paano ayaw nung third party kunyari. Kunyari lang ha, yung ka-ano nila, third party tuloy, yung other party. Kunyari, eh bakit ba siya nangingiilam? Eto yung ano natin, deal natin, nakakontrata na tayo. Diba? Oh. Such PCS, so I will ask for their permission kung pwede ho yun. Kasi it should be a meeting of the minds po eh. Then, oh. COBSEC, patawag natin yung the other contracting party. Yung sinasabi ni Chairman Robles. And sa next hearing, I want them to be here. Para wag lang mapaya, patawag natin. Agad-agad, makakuha tayo ng feedback sa kanila kung pwede na mailagay si chairman. I don't see any problem with that, them saying no. Diba? Or them saying yes. I think more on them agreeing. Parang so, ano, no? Nakakatawa lang na nakakagalit na siya, yung gusto niya lang ang masunod, nang all of a sudden, yung pinakaugat ng pinag-uusapan nila ay may nangyayari bang dayaan, may korupsyon, mayroon bang kung anong nangyayari diyang anomalya, na hanggang ngayon, wala pang matibay na may pakita si Rapi Tulpo, and yet, mayroon na siyang gustong patupad kagad na hindi pa naman niya napapatunayan sa sarili niya. Diba? Parang, teka lang, bago mo kami pakialaman dito, kung meron ka nakikitang ganitong sabit, ipakita mo muna sa amin, bago mo kami utusan. Itama natin, pero... Para bigla-bigla ka dyang manggugulo sa kontrata namin, wala ka naman sa kasunduan, bigla ka dyang e-epal. Diba? Oh. With me na ilagay si Chairman Kua in the name of check and balance bilang isa sa mga nakalagay doon sa contract na mabigyan ng root access. Okay? Thank you. Sir Chairman, thank you so much for I would consider that as kind words. But lalaki na naman tenga niyan na ano siya eh, na pasalamatan eh. Oh. I really would like also the opportunity to be brief on that. So chairman, ingat ka, baka mamaya pautot lang 'yan, pero pagdating ng panahon, ikaw na ang salang diyan, sasabihin na sa iyo, si chairman, yari ka diyan. Oh. You can fully understand the purpose of that road access. Whether it really something that
provide safety and integrity to the system. So yun po, Mr. Chairman, and I think we can request that. Yes, sir. From you. Yeah, we can ask what is the name of that contracting party, Mr. GM or Mr. AGM? The name of that contracting party? Ngayon, po-forward muna natin dun sa magandang part, okay? Sa may oras noon ay 1 and 16 minutes. So, po-forward natin doon. Doon kasi yung exciting part nito. Punta tayo ng... pwede naman nating hati-hatiin yan. Okay? Dito may mga pinapakitang documents, ha? O, 116 daw, sabi nila. 116. Yan. O. Bali yung, sir, yung nasa alpha list po namin, yun po yung mga nakalagay na 00 plus yung name. Panalo niya, yung tax, po may remit yung winnings niya, yung panalo niya, yung ayon. O kasi, nawala po ito. Yung ID. Provide po namin siya. Nadala niya. So, the form sa claimant's form, then nilagay ng PCSO dito kasi kung nilagay ng PCSO yung TIN number. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, sa lista na meron kami, July 2023, 2,619 bettors ang nanalo. Oh, ito na. Oh. Ano to? Research yata ito ni ng staff ni Tulpo yata galing to. Tama ba? Oh. Number of bettors with TIN numbers. 271. Ano po nangyari doon sa difference? Sila ba ay nakapagbayad ng tax? Yes, tutuloy ko po. August 2023, 2,786 ang mga nanalo, 248 lamang ang may TIN. September 2023, 2,603 ang nanalo, 225 lamang ang may TIN. October, it goes on and on and on. So, ano nangyari doon sa mga walang TIN? Were they given TIN numbers and were they able to pay taxes sa BIR? Wait lang, saan ba nga ba yun? Mali yata ako ng pindot. Yung tinatanong yung mga nanalo eh. Saan nga ba yung banda? Yung tinatanong na si Mel Robles dun eh. PCSO. Kasi baka nagkaroon ng pagbabago. Hindi po ganun ka-secure yung pong integridad. Sorry ha. Talaga yun. Yes, Mr. Chairman. So... with your indulgence, I really would be happy to hear that. And hindi, meron dito eh. 115 ba? 115? O, 115 daw yun. 115. Yeah, 115. Oo. Nation nyo, not necessarily the winner. Ako na po nag-fill in the blank kasi ayaw. Tama ba? Ito ay claimant. Obviously, for me, kung susundan ko yung sinasabi nyo, sino nakapanood na natapos to? Nahihirapan ako hanapin. Hindi gusto ko yung paliwanag nilang claimant. Doon tayo. Or them saying yes. I think more hindi on nga them. Doon. Agreeing with me. Mag-backfire. Ito kayo, baka mag-backfire. Ikaw pang tatama. Yan ang inaalala ko lang. I understand chairman. What you're saying, sir. I hope you understand. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for that. Dito na lang. Paliwanag. Yung pong source code, ang may hawak po niyan ay Land Bank. Bakit po Land Bank? Bakit hindi po BSP? Yan na naman. Mag-uutos na naman to. Banko Sentral ng Pilipinas? Oo, sige. Sagot kayo. Your Honor, it's in the contract that we engage the government bank. Sino po nakalagay sa contract? Sino po yung representing the government? PCSO? PCSO and Land Bank and the Pinoy Lotto. Meron na naman. May contract na naman ha. Oh, nasa contract yun ha. Land Bank. Oh, gusto niyo Rapid Tool po, dalin daw sa BSP. What the fuck? Kaya nga, the reason why I'm asking bakit hindi BSP? What the fuck? What the fuck? Ano ba naman tong hearing na to? Puro utos pala gusto nito. Mag-request ka na lang. Huwag ka na mag-hearing. Oo. Bakit sa Land Bank? Alam naman po natin, hindi po ganun ka-secure. Yung paano nyo po nalamang hindi ganun ka-secure? Wawa. O sige nga, sabi niya hindi daw ganun ka-secure eh. Oh, bakit sa BSP din ba? Sobra-sobrang secure ba? Ganon ang ibig mo sabihin? Ganon? Sige.
Ano, wala. O, ito, ito. Bakit sa land bank? Alam naman po natin, hindi po ganun ka-secure yung pong integridad. Sorry ha, sa land bank in terms of being hacked or being infiltrated. Eh, marami na tayong experience dyan. Yung mga pension ng mga teachers, mga deposits ng mga teachers, na-hack eh sa land bank. So that means, hindi ganun ka-secure ang land bank. O, syempre. O, eto na naman tayo. Paulit-ulit lang yung style niya eh. Eto na naman tayo. Ah, syempre, hindi naman na yung bagong namumuno ngayon dyan ang nagdesisyon yan. Malamang matagal ng land bank talagang nila ginagamit yan at nasa kontrata yon. Anong gagawin nyo dyan? Oh. Your Honor, if I may. Yes, sir. Ito pong source code na pinag-uusapan natin, ito po yung software application stored in a external hard drive. And then inilagay pa po siya sa isang metal case, sealed, then signed by all parties, and deposited in a safety deposit box, Your Honor. No, ano po, connections or links in the internet. Yes, sir. Yeah. I see. What the fuck? What the fuck? Akala niya siguro ma-hack daw. Eh, sinabi na nga dito, wala pong connection. So, paano ma-hack yun? Easy. Bluetooth? Wi-Fi? Easy. Sa madaling salita, secured siya as ay naka-deposit siyang sabihin na natin isang aparato kunyari. Wait lang ha. Ulitin natin ha. Yung sinatawag nilang source code ha. Parang yung siya sa ano, sa botohan, yung source code, di ba, nakatago talaga yon, yung parang hindi sa ano pala, sa Comelec, nakatago siya. At hindi siya pwedeng mahack kasi mahack lang siya pag ikinabit mo na sa mga computer o sa ano, okay? Ang gagawing pang-hack, parang Fast and the Furious, kakabitan yung bangko, yung bolt noon, tsaka hatakin ng mga sasakyan. Rabbit tool po naman, oh. I enjoy too much. And then inilagay pa po siya sa isang wait lang. Ito pong source code na pinag-uusapan. Just marami na tayong sa land bank in terms of being hacked or being infiltrated. Eh, marami na tayong experience dyan. Yung mga pension ng mga teachers, mga deposits. Ang sinasabi niya pala, yung mga pera na mga na-hack ng mga pension ng teacher, yung pera nakalagay sa bangko na na-hack, yung pala yung nasa utak niya. I see. Bakit ba Marites? Bibigilan yung tawa ko. Yan, nakakatawa naman talaga kasi yung nasa utak mo iba, tapos iba pala yung intindi mo dun sa source code. I see. Tunay natin. Woo! Mga teachers, na-hack eh sa land bank. So that means, hindi ganun ka-secure ang land bank. Your Honor, if I may. Yes, sir. Ito pong source code na pinag-uusapan natin, ito po yung software application stored in a external hard drive. And then, inilagay pa po siya sa isang metal case, sealed, then signed by all parties, and deposited in a safety deposit box, Your Honor. No, ano po, connections or links in the internet. Computer. Yes, sir. Yes, okay. Man. I gotcha. I gotcha. What the fuck? Woo! Yes, correct. I gotcha. I gotcha, pero ang sinasabi mo, yung hack. Ina-hack kasi, eto lang ang nagpapatunay. Bago kasi magsabi ng ganito, nang nalalaman mo kuno, tingnan mo muna kung tama ba yan. Yung nasa utak mo, sa kumbaga, alamin mo munang mabuti, source code. Ano bang klaseng source code yan? Hindi yung nag-judge ka na ma-hack sila, ma-hack ganito, ma-hack. Di ba dapat ang tanong mo, how do you store or how do you keep safe the source code? At bakit sa bangko? Ganun sana ang tanong. Tama? Di ba? Tama ba ako? Tama ako? Mas tamang tama ako, Sherry. Yes po, idol. Wala na pong tatama sa inyo. Yes po, Serapi, idol. Opo, may tama po kayo. Ano pang sabi niya?
Yes, I gotcha. Di ba dapat ganun ang tanong mo para hindi ka talaga mapaghalata at malamang alam mo na? Di ba? Kaya lang ang sagot niya. I loved it. Software RT. Oh. Tuloy natin. Eh, nangyari kayo kay Torni Libay. Pag napanood niya Torni Libay. Kakanta na naman yun. Ang saya pala nitong content na to ngayon. Tuloy natin. Meron po nga itong hard drive safety deposit box, Your Honor. No, ano po, connections or links in the internet. Computer. Yes, sir. Yes, okay. Man. I gotcha. I gotcha. Meron po nga itong hard copy, di ba? Drive and hard copy. At yan yung nakalagay sa vault. Dry and hard copy? Nandiyan pa ba si Sendong? Ano ibig sabihin nung dry? Yung hard copy, alam naman natin eh. Ano ibig sabihin niya dun sa dry? Hindi, gusto ko lang malaman ha. Hindi naman ako taking tao. May konti lang tayong alam. Pero what do you mean by dry? Meron din bang wet? What the fuck? Kasi yung meron dry, meron ding wet. What the fuck? What the fuck? Hoy! Tulungan nyo nga ako, hindi ko na kaya to. Meron tayong hard and soft copy. Ngayon, tinatanong ko, meron ba tayong dry? Kung may dry, merong wet. Ang tawag dyan, demokrasya. Sendong, o sino mga techie dyan? Sino mga IT-IT dyan? Hindi, sabi niya kasi, dry, eh, ano to, dry and hard copy. Hoy, tulungan niyo naman ako, hindi ako IT. Meron ba nun? Oh. Or links in the computer. Internet. Yes, sir. Yes, okay. I gotcha. In fact, meron pong atang hard copy, di ba? Drive and hard copy. Drive ba? Sabi niya, drive? Baka drive. Ganito, natatawa lang ako ha. Nagtatanong ako kung may dry or wet. Pero kung drive yung sinabi niya, I stand corrected. I'm sorry po, Mr. Tulpo. Mali po yung pandinig ko. Ang dinig ko, dry. Pero ang sinabi niyo po, drive copy daw. Kinokorek ako dito. Direct drive copy yon. Okay, drive copy. I stand corrected. I'm sorry. That's my fault. Pero yung I gotcha. So wala tayong ano ha, wala tayong dry and wet. Ulitin natin ha. I-correct natin pag nagkakamali tayo ha. Ko-correct natin. No, ano po, connections or links in the internet. Yes, sir. Yes, okay. I gotcha. In fact, meron po nga itong hard copy, di ba? Drive and hard copy. Drive and hard copy. Yun ang sabi niya. Tuloy natin. Again, ha? I stand corrected. Parang gusto ko wet. Maraming salamat. Nospi, sino nga ulit yun? Si Ma'am Ponce ba yun? Nosperato, sino nga yung kanina, Jack? Yung nagpakulay sa atin para sabay natin. Sir Robert Ramos, hanggang ngayon may jet lag pa kayo? Ano nyo na? I-shot. Ay, wag pala. Bawal na pala kayo doon. Basta, ano ba? Ano bang magandang gawin para wala ang jet lag? Basta alam nyo na yung iniisip ko. Sino yan, Nospi? Andiyan ba si Nospi? Jack, sino yung kanina? Maraming salamat po, Sir Robert Ramos, ha? At sino yung kanina? Wait nga lang. Hanapin ko lang po, ha? Kasi para, sino yun? Ayun, si Rowena Ponce. Ma'am Rowena Ponce, thank you po, ha? Maraming salamat po sa inyo, Sir Robert Ramos. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tuloy natin. Yan yung nakalagay sa vault. Yes. Pero, nahack na yung ano eh. Ibig sabihin na infiltrate yung non-bank.
Tingnan mo, ipipilit niya. Kasi napahiya siya eh. Akala niya yung sinasabing source code, mahahack lang ng ganun-ganon. Ngayon, ipipilit niya na, hindi, nahack naman sila eh. Oo nga, nahack sila through internet, through connections. Pero yung sinasabi nila, Rapitool po, ay nasa box, naka-deposit sa box at naka-sealed at naka-metal case pa siya. 'Di ba? It's a software that sealed in a case with metal and deposit box. Ano 'yung sinasabi niyo? walang kwenta po 'yung sinasabi niyo diyan eh. Iba po 'yung hack na nalalaman niyo. Oh. So, whether that was not physical through internet, ibig sabihin eh na-compromise pa rin. ilulusot niya 'yung pagkapahiya, ilulusot niya 'yan. Ilulusot niya yung integrity ng land bank in terms of security. Yun yung ibig sabihin. Kaya mas maganda, sa next contract ninyo, ilipat niyo sa BSP. Utos na naman! Ba to? Pala utos talaga to eh. Meron bang problema doon kung ilagay natin sa BSP versus land bank? Ikaw maglipat. Kung ako si Robles, pwede naman po. Kayo maglipat, gusto nyo? Dagdag trabaho pa kayo eh. Okay naman po yung nilagay namin doon yun. Wala namang nagiging problema eh. Tapos ngayon, magkakaroon kayo ng pag-uutos ng ganun-ganun na lang. Kung gusto nyo, kayo maglipat. Kapagod yan eh. Di ba? Kung ako yung trabador ba, ano ba naman to? Kung may pal-epal ka dyan, pagtatrabahuin mo kami ng wala na dapat gagawin. Wala. We don't see any okay problem. Then, ilipat natin sa BSP. What the wala naman pala problema daw eh. Okay. O, ilipat natin sa BSP. Parang ang sagot, kumain ka na ba? Opo. O, sige. Maligo ka na. Parang alam mo yun. O, parang, hindi pala, baliktad pa rin sabi ko. Halimbawa ako si RT. Tinanong ko si Randy Gorospe. Kumain ka na ba? Tapos ang sagot ni Randy Gorospe, hindi pa po eh. O, sige, matulog ka na. What the fuck? Diba? Para, tinan nyo naman. Naman to si Rapitool po. Ilagay natin sa BSP? Oo. Versus land bank? Wala. We don't see any okay problem. Then, sumang-ayon. Okay. Sige. Kung sabi ni Luis, wala tayong problema nakikita po dun eh. Okay. Ilipat natin sa BSP. Pipilit pa rin. Wala namang problema. Ipipilit pa rin. Ikaw lang ang may problema, Rapitool po eh. Pangalawa, gusto ko, sino pwede mag-audit yung source code na nasa land bank, ibabangga doon sa present continuing operations ng PCSO. Kasi baka nagkaroon ng pagbabago. And who's supposed to do that? Dito na pala ng DICT, Mr. Paraiso. So si Asik Renato, aboy Paraiso ng DICT, sir. Sir, nag-audit na kayo? Yes, during the last hearing, Your Honor. Okay. Mr. Chair, we DACT would extend all help with regards to auditing, technical assistance. That's primarily the mandate of DICT, Your Honor. So whenever requested, DICT would comply, Your Honor. Okay. And if you remember, during the previous hearing, nirequest ko po sa inyo na yan nga po, mag-conduct ng assessment, evaluation sa integrity ng computer system ng PCSO. And you asked me kung pwede, ibigyan ka ng 6 months, sabi ko 3 months lang, sabi mo you'll try kung ikaw nga yung kausap ko noon. Now, 2 months na. Nakaraan since this committee requested from you to do that evaluation. So ano na po yung development? I know, meron pa isang buwan. Pero yung the past 2 months, ano po yung inyong nagawa at ano po yung pwede nyo ma-report sa amin? Your Honor, if you remember, the records should bear, Your Honor, that DICT already conducted the VAPT testing with regards to the Philippine, the e-lotto system, Your Honor. Mm-hmm. And during December of 2023, the PCSO and the e-lotto system passed the VAPT testing, Your Honor. During the last hearing that we had, this honorable committee requested the DICT to conduct a thorough VAPT testing of the entire
system of PCSO, Your Honor. And during such hearing, we requested that we can only do so if requested and if asked by the PCSO, Your Honor, because we need access to their logs, we need access to their systems, Your Honor. Unfortunately, up till now, and I do understand we are constantly in communication with PCSO. I think they're undergoing an evaluation and accreditation with an international lottery system, Your Honor. So that's why it takes precedence with the VAPT testing to be conducted by the DICT, Your Honor. Okay, so yung PCSO ayaw mag-comply, ayaw mag-cooperate, is that what you're saying, sir? It's not that they have priorities, Your Honor. That's what I was told by the PCSO. Tingnan mo, ang sag pinaliwanag eh, meron pong inuuna pa ang PCSO doon po sa gusto nyo mangyari. Hindi naman po ang sagot ni Rapitol po, ibig sabihin ayaw makapag-cooperate ng PCSO? Ayaw, yun agad yung kanyang ano, no? Yung sagot, imbis na intindihin yung sinasabi ni Attorney Aboy Paraiso sa kanya, so ayaw makipag-cooperate ng PCSO, may judgment na agad. Ulitin nyo yung ano, ha? Pakinggan nyo yung sinabi ni Tulpo, ha? You're saying, sir? It's not that they did the VAPT testing to be conducted by the DICT, Your Honor. Oh. Okay, so yung PCSO ayaw mag-comply, ayaw mag-cooperate, is that what you're saying, sir? It's not that they have priorities, Your Honor. That's what I was told by the PCSO, Your Honor, that they are undergoing accreditation and certification from an international lottery system, Your Honor. Mm. Yeah, pero mas importante siguro yung maging transparent sila sa lahat ng mga ginagawa nila. Yes, Your Honor. Whether they're waiting for accreditation, etc., etc., dapat nandun kayo sa DICT to manage, to evaluate, to assess, and make sure na they're doing it right. Yes, Your Honor. But in that aspect, hindi ka nakuha ng cooperation from them? Hindi naman sa we do coordinate constantly with PCSO, Your Honor. Again, DICT can only act upon the request of PCSO, correct, Your Honor. So, PCSO, can you request the DICT? Yes, Your Honor. From the DICT na para magawa nilang trabaho nila, yung sinasabi natin dito na magkaroon sila ng access, evaluation, assessment ng inyong whole computer system? Yes, Your Honor. We welcome that. When will that happen, sir? As soon as we get back to our office, okay. So, by tomorrow, okay na yon? Tomorrow? Yes, Your Honor. So, on the part of the ICT, Your Honor, we would prioritize the request of PCSO, Your Honor. So, by tomorrow? Yes, Your Honor. Okay, we will do that, Your Honor. Very good. So, sa next hearing, at least meron ka naman report sa atin. Siguro, I'll give you more naman kasi magkakaroon ng recess. Yes, Your Honor. So, we come back, I think, late April. So, by then, meron ka may report sa amin. Yes, Your Honor. We commit to prioritizing this request, Your Honor. Pwede mo malaman kung Mr. AGM Arnel Casas, pwede ba malaman hanggang kailan yung contract niyo with Landbank? It's coterminous with our contract with Pinoy Lotto, 5-year period, Your Honor. And coterminous. So tapos gusto niya pabago agad-agad, no? 5 years yung kontrata, ibibridge nila yung kontrata para lang masunod si Idol. Sa tingin niyo kaya walang gastos na mangyayari doon? Yung contract, expiration contract niyo with Pinoy Lotto? By 2026. Chipi Duena. Mag ano to? Mag o may? May next hearing pa? Ang pao na... Yun ang kakatawa, tingnan nyo. Tingnan nyo, magkakaroon pa sila na next hearing. Eh dito pa lang nalilinawan naman na ang tao. Eh nasosopla nga si Rapi Tulpo dito eh. Diba? 2026? 2026, Your Honor. Okay. Thank you very much. Nandito yung BIR? Attorney Tibayan? Ah, Tibayan pala. Kala ko Libayan. Good morning, Mr. Chair. So, hindi po kayo nagko-comply. At least dun sa PCSO, pinasalamatan ko na nagbigay sila ng mga list of winners. Pero kayo, hindi pa rin. Kasi ibabangga sana namin yung sa list of winners that they submitted to us versus... Si Boy bangga din to eh. The list of winners that paid taxes doon sa mga napanunan nila. Yes, Mr. Chair. Why didn't you comply, sir? Mr. Chair, as for last hearing po kasi supposedly po the records will show po na we were supposed to make a report based on the submission po by PCSO, also to make the committee's job easier po. And and then we made a request letter po, and then we were just waiting po. We also actually requested from PCSO and we were asked na lang to coordinate with your office as per the outcome of the hearing. Pero in any case, Mr. Chair, I also coordinated with your staff kasi po all of the records that are filed with us are bound by Section 270 of the Tax Code. So, Ito. Pakinggan ninyo mabuti na naman dito yung gagawin na naman ni Rapi Tulpo. Buti na lang di ko pinorward. Oh, ito. Pakinggan nyo mabuti. Nangyari. Oh.
Wait lang, wait lang. What happened? What happened? Nawala yung ano ko. Wait lang. Bakit nag-close to? Sorry ah, wait lang. Wait lang, may naghang sa aking computer. Pero tuloy natin. Yung non-divulgence of information. However, I was able... Sorry. Can you mention that again? Anong section po? 270 po of the National Internal Revenue Code po. Pwede ho bang pakihimay sa amin? Anong nakalagay dyan in layman's term? Well, basically po, ang mga submission po ng taxpayer, any information doon, hindi po namin pwedeng i-disclose. However, Mr. Chair, meron pong exception dyan na under Section 20. Which is? Which is, we can present it during the conduct of an executive session. I was able to share that with your staff din po. And so we are ready po, Mr. Chair, if we hold an executive session, we have the documents requested. In addition po, Mr. Chair, we also prepared a report for the, yung kasi po in anticipation of today's hearing, we discovered din po na marami pong multiple hits po for the year 2023. Exactly. So we summarized na rin po and may mga discoveries din po kami. So we're ready po to submit those in an executive session po. Nag-iisip, nag-iisip. Wait lang. Okay. Yung binabanggit mo na, yeah, I agree with you doon sa, what section was that na? Pinakinggan mo na nga eh. Diba? Meron pong kailangan hindi dapat i-divulge o pag-usapan when it comes to security nung ano, nung mga gusto nyong malaman. Kaya kailangan po yan na magkaroon ng executive session. Dahil nga may exemption, kaya doon nyo dadalin o doon nyo pag-uusapan with an executive session. Yun po yung sinasabi, Rapitool po. Okay? Hindi pwede i-divulge yung mga... Hindi nga pwedeng i-divulge, pero dahil may exemption siya, kaya mapwedeng gamitan ng executive session. Kung halimbawa, katulad mo, senador, mga senador, gustong malaman, doon nyo gagawin para makita nyo yung hinihingi nyo at gusto nyo ma-confirm. Kakasabi lang sa'yo eh. Pangalan ng mga taxpayers. Tama? Not necessary po. Yung mga... Actually, mas specific po siya dun sa... amounts po, mga return information po, yes po. Okay. Pero may exception yan eh. Oh, yun na nga, kasi sabi nga lang. Ano ba naman to si Tulpo? May exemption yan eh. The commissioner may in each year cause to be prepared and published in any newspaper the list containing the names and addresses of persons who have filed income tax returns. Kung matatandaan mo, the past few years, medyo natigil nga lang or continuous pa ito. Na hindi sa akin yan ha, sa kanila yan ha, sa Senate, ano yung video nila, nagloloko. Ngayari, na nagpa-publish ang BIR mga top 500 taxpayers, mga pangalan nila and all. So anong pinagkaiba ito sa mga lotto winners? Yun po, in ano po yun, for the transfer mandate for assessment and collection. So we, para rin po kasi ito po yung purpose po niyan is yung sa top withholding agent po eh, para alam din po ng mga tao na ay, top withholding pala to, so mag-withhold po sila. So yun po yung... Kaya nga, di ba, nagpa-publish kayo ng mga top taxpayers? Yes, Mr. Chair. Okay. Mga pangalan nila. So anong pinagkaiba? BIR yan ha, BIR yung tinatanong, attorney ng BIR. Cathy the Wanderer, maraming salamat po ha. May commission siguro yan si Idol dun sa gusto niyang bank. Joke lang ha. Wait lang po ha, tuloy muna natin. Doon, kung mag-publish din kayo ng mga top taxpayers, ng mga top winners ng loto, yung mga nanalo ng mga daan-daan milyon. Apapublish po namin, Mr. Chair, sa dyaryo rin po, yung mga tama po. Yes. Kalapatan ng taong bayan, malaman ko. Tingnan nyo ha, tingnan nyo yung logic na naman dito at pagpipilitan ni Rapitool po. Sinabi na nga dyan na hindi nga po pwedeng sabihin yan for security reason and other purposes. Okay? Ngayon, kung meron nga mga taong kagaya ni Rapitool po na nagdududa sa sinasabing aligasyon niya kung ano man yan, ay pwede po natin gawin yan dahil may exemption. Yung exemption na yon ay maaari pong gawin sa pamamagitan ng executive session na kung saan kayo lang po ang pwedeng makaalam nito. At kung lumabas to, kayo may responsibility. Halimbawa, nalaman ng iba to, eh kayo lang naman ang pinagsabihan. Di ba? Mahirap bang intindihin yun, Rapitool po? Bakit ngayon gusto mo i-publish sa dyaryo? Eh, nagpa-publish naman sa dyaryo ang mga nananalo ng loto o may pinapublish man dati pa, noon pa, na may nanalo na ng ganito sa loto. Lalo pa ngayon, may social media. Pwedeng-pwedeng i-post ng BIR, ng PCSO, ng kung anong ahensya na involved dyan na may nanalo, taga saan, ganito. Pero hindi pwedeng i-divulge yung pangalan, yung cellphone number
'di ba? Ang hirap ba intindihin, Rapi Tulpo, magpapautos ka pa, papadyaryo, dati pa nang may dyaryo niyan eh. Gang minanalo at kung talagang nagbabayad ng mga nanalo, oh. Kung talagang mga nanalo ay tunay na mga winners. Which kaya is... nga kayo mag-executive session para malaman nyo kung may duda kayo. Ngayon, anong gagawin daw? Ilalagay daw sa dyaryo. Anong ilalagay sa dyaryo? Pangalan? Anong ilalagay? Yung names po, yung mga amount, ganyan po. Mangyayari po. Well, not really the names and the amounts, just the person. O, tinan mo, huwag daw naman ilagay yung mga really the names and amounts. Huwag daw ilagay. Eh, dati na nga ginagawa yan eh. May nagaganyan na sa dyaryo. Sino dito nagbabasa ng dyaryo? Anong dyaryo ipinopost yung mga nananalo sa loto, yung price na panalunan, ilan sila? Bukod pa yung social media na ngayon. Parang ang gulo naman ng pinaglalaban mo, Rapi Tulpo. The people, halimbawa, these are the people na nanalo ng daan-daang milyon. Yung ganun ba? Kasi naglalagay din kayo, ito yung mga taong nagbabayad. Ito yung 500 persons na nagbabayad ng malalaking voice. Ganun din, ito yung mga tao na nagbabayad ng malalaking voice mula sa PCSO. Paano nga? Ano yun? Ito ang pangalan ng mga taong nagbabayad ng tamang voice na nanalo sa loto. Eh, bawal nga i-divulge yung pangalan. Paano gagawin dun? Intindihin niyo sinasabi niya, ha? Oh. Bayad. Well, not really the names and the amounts. Just... oh, not really the name and the amounts. Ano lang ang ilalagay natin? The persons, the people. Halimbawa, these are the people na nanalo ng daan-daang milyon. O, eh, paano malalaman ng taong bayan yun? Sino to? Sabi niya eh, oh, hindi natin isasabihin yung mga talagang pangalan nila at mga total na napanalunan. Tapos, ang gagawin lang natin, ilalagay natin dito, ito yung mga pangalan na nanalo. Ha? Ano yun? What the fuck? What the fuck? Baka mali ako. Baka mali ako. Magsosorry na ako. Uulitin ko. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako ha. Gusto niya kasi daw malaman ng taong bayan yung mga nagbabayad ng buwis na nananalo para sigurado daw kung totoo bang may nanalo o nagbabayad ng buwis. Okay? Pakinggan natin ulit ha. One more time. Hindi ko kakatin. Pakinggan natin siya. Kayo ng mga top taxpayers. So mag-withhold po sila. Oo. So yun po yung... kaya nga, di ba? Nagpapalis kayo ng mga top taxpayers. Yes, Mr. Chair. Okay. Mga pangalan nila. So anong pinagkaiba doon kung mag-publish din kayo ng mga top taxpayers na mga top winners. Winner yun na kasi ang BIR, 'di ba? Nagse-send sorry nakat ko. Kumbaga ang pinag-uusapan dito yung mga nanalo, top winners daw, top winners. Pero ang BIR hindi nga daw sila nagda-divulge ng ganyan. Ulitin natin. Ng loto, yung mga nanalo ng mga daan-daang milyon. Papublish ko na namin, Mr. Chair, sa dyaryo rin po yung mga tama po. Yes. Oh, tanong ng BIR, gusto niyo pa publish namin sa dyaryo? Oh. Taong bayan, malaman kung talagang may nananalo at kung talagang nagbabayad ng mga nanalo o kung talagang mga nanalo ay tunay na mga winners. Naguguluhan tuloy yung BIR na abogado. Parang sinabi ko bawal tapos gusto nyo i-post natin, ipaalam natin. Which includes yung names po, yung mga amount, ganyan po, mangyayari po. Well, not really the names and the amounts, just the persons, the people. Oh, paano yun? That not really the amount and the person. Tapos, anong ilalagay, Rapi Tulpo? Well, halimbawa, these are the people na nanalo ng daan-daang milyon. Yung ganun ba? Kasi, naglalagay din kayo, ito yung mga taong nagbabayad, itong 500 persons na nagbabayad ng malalaking voice. Ganun din, ito yung mga tao na nagbabayad. Hindi naintindihan ni Rapi Tulpo eh. Yung inilalabas nila, iba yon. Nagbabayad ng buwis. It's either kung malali na yan ay mga negosyante, yan ay mga kilalang tao na nagbabayad ng ganong kalalaking buwis. Ngayon, kung ibabangga mo yung sinasabi mo na yung mga top winners na mga nananalo ng million sa loto, iba yon. May security tayong ano kailangan intindihin doon. Ano ba? Ang hirap pa intindihin nun. Kung alimbawa ako manalo, papayag ba akong ilagay niyo yung pangalan ko dyan sa dyaryo? Si Raulo ba kayo? Ay di marami ng balato sa akin. What the fuck? What the fuck? Grabe ka, Derek. Ayaw mo mabadala at balatunan. What I mean is ano? Mga masamang loob. Mamaya, kidnapin ako. Nagigets niyo ba yung gusto kong sabihin? Ang layo nung gusto niyang gawing pagbanggain. Yung mga matataas na nagbibigay ng buwis, eh malamang yan ay yung mga mayayaman talaga na sabihin na natin, nandoon, Henry C. Halimbawa, Rapi Tulpo.
Somatic na yon. Alam namin na mayayaman kayo kagaya ganyan ang inyong buwis. Pero makakita ka dyan pangalan ni ano ni Maria Maldita. O sino to Maria Maldita na to? Laki ng pera. Nanalo sa loto. Ah, kaya. O, anong pinagkaiba? O, Rapi Tulpo. Sige nga. Ay, nako. Tapos magpo-post daw pero wag sabihin yung pangalan. Tapos gusto nilang malaman na ipo-post yung pangalan. Ang gulo nyo. Ang gulo nyo. Ay, mali. O, tuloy natin. Yan, na malalaking voice mula sa PSPCSO. Oh. I don't see any difference with that. Ikaw, what do you think? What's your opinion? Well, Mr. Chair, kasi well, the mandate of the BRs in regard to sir, assessment. Paliwanag ko, di ba naglalagay ka ng top 500 people na mga negosyante? Oh, kita nyo na? What the fuck? Diyos ko po. Diyos ko po. Ano ba nangyayari? Ano bang mga senador namin na nandito? Negosyante pala yun. Kukumpara mo sa nanalo sa loto. Ano na naman daw pagkakaiba ng 500 na malalaking top notcher sa BIR? Excuse me, sir. Mayayaman yan eh. Kilalang tao na yan. Kumbaga, walang, hindi na ganun ka ano sa kanila ang threat sa buhay. Kasi sigurado, yung mga yan, may mga security and bodyguards kaya hindi na nag-aalala sa kanilang ano, security sa buhay kumpara dun sa mananalo sa loto na gusto mo ipakita yung pangalan. Ano ba? What the fuck? Hanis? What the fuck? Sobrang nakakainis na to. Sobrang to si Insan. Insan, mekos-mekos muna yan. Mechan Neko, hello po, maraming salamat. At kay yung kanina, sabay na natin, si Cathy the Wanderer. Thank you sa inyong dalawa. Dahil dyan, kalma muna tayo. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Mamaya natin pag-uusapan yung ano, yung press conference niya. Sabaw na naman. Di ko talaga maintindihan bakit ganito pinagsasabi nito. Ang linaw-linaw, no? Negosyante pala yung sinasabi niya eh. Oo. Oh, kaloka. Well, Mr. Chair, kasi well, the mandate of the BRs in regard to assessment. Sir, paliwanag ko up. Di ba naglalagay ka ng top 500? Nagpapaliwanag pa yung attorney. May sinasabing mandato sila, pinutol mo pa. O ngayon, pumasok-pasok ka dyan, pahiya ka na naman. People, na mga negosyante, oh, na nagbabayad ng buwis. Oh. Why not come up with top 500 o maski na 100 na nagbabayad ng buwis na kinita sa PCSO? You don't even say winners, kinita sa PCSO. Hindi mo sasabihin winner, pero yung mga top na yon, ano iisipin mo? Bakit sila magbabayad ng ganong, sila yung nasa top 100 na nagbabayad ng buwis na mula sa kanita ng PCSO? Diba? So iisipin ng tao, malamang winner yan. Diba Jocelyn Hamilton, malala na nga to, malala na, mahirap ng gamutin yan. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh, tuloy natin. Nanalo ng daan-daan milyon. Yun yun eh. Yung mga nanalo ng multiple winners amounting to millions are they paying taxes? Yun lang yun eh. Para malaman po ng taong bayan na lahat ng mga nanalo ng mga malalaking premyo sa PCSO ay nagbabayad sa BIR. Eh, paano mo nga malalaman na yun nga yung nagbayad kung hindi ka magdadivulge ng pangalan? Pwede mo rin kasing sabihin yan at babalik lang sa'yo yan eh. Halimbawa, ako naman yung senador. Ako naman mag-iimbestiga. Teka. Oh, paano mo nasabing totoong nagbayad ng buwis to? Walang pangalan. Sino to? Oh, ano magiging ending? Magkakaroon rin kayo ng arin. Ng alin? Executive session. Diba? Doon din ang bagsak nyo. What the fuck? Diba? Nakakaloka mga kapatid, mga kaeksena. Anong klase? Anong nagagawa? Anong nangyayari dito sa senador na to? Hindi ko maintindihan kung anong gusto niyang mangyari dito sa totoong buhay lang. Diba? Oh.
Nagigits nyo ba? Kakaloka. Kasi ma'am, meron ako sasabihin tungkol dyan later on. Ah, meron pa pala. We'll get into that. For now, do you agree? Ay, siguro Mr. Chair, that's above my pay grade kung yung policy po kasi na yun. The BIR will enforce po, pero... Kasi walang batas, kina-research ko na sa mga lawyers ko eh. Yan! Yan! Yan na oh, bina-research niya na sa mga lawyer niya, pero ba't ganyan ang sinasabi mo? Walang batas natin nagsasabing bawal i-divulge ng PCSO ang mga winners. Wala eh. Diba? So therefore, pwede nyo i-divulge yung winners without putting the names. Paano? Paano? Paanong gagawin mo? Paanong gagawin natin na ma-i-divulge ang kang winner nang hindi isasabihin ng pangalan? Di ba? Kasi nga pwedeng mangyari dyan, i-invento ka lang ng pangalan. Ngayon, eh kung ibang tao dyan hindi naniniwala dyan, kahit totoo yan, di ba? Malay ba namin, totoo ba yung pangalan? Mamaya, pautot nyo lang yan, di ba? Nagigits nyo ba? Kaya nga, and the best way niyan, maganda lang may magpo-post niyan sa site ng PCSO, sa mga kung sino-sino pa. And then, kapag ang gawin mo, Rapid Tool po, magtayo ka ng isang ahensya kunyari o grupo, isang komite na mag-check at para magkaroon palagi ng executive session na ma-validate yung mga nanalo. Sa tingin nyo, mas okay yun? Kesa gusto mo na ilantad mo yung mga tao sa hindi maintindihan paraan mo. At nakuha nyo, di ba? Paano yung mga pinagsasabi nito? Tsaka sinasabi walang batas, eh meron nga tayong Privacy Act, di ba? Pagka ikaw ay merong ganong kalaking pera at nanalo ka, di ba? Oh, karapatan mo 'yon na hindi ka dapat malaman ng tao kung nasa sa tama at legal na way ka nagkaroon ng malaking halagang pera. 'Di ba? Bakit nyo i-divulge 'yon? Ba't nyo kailangan pang i-post-post pa? Dito pa lang nakakabuisit na eh. Tas may hearing pa daw next pa. Wow, aksaya ka na naman ng pera. And without putting the address. Huwag nyo ilagay ang address, syempre. Eh, paano nga natin malalaman kung totoo, ikaw na may sabi. Kaya nga sabi ko nga, eh, magbuo ka na lang ng komite para mag-validate nyan. Eh, sa PCSO, binabalidate naman yan. Hinihinga naman yan ng tamang prosesong gagawin, mga paghingi ng dokumento. Pag-jackpot, ha? Yung jackpot. Hindi mo makukuha yung mga yon. Kung wala kang mga... Ay, makukuha mo pa yun. Unless, kung wala yung ticket. Pero ang mahalaga doon, ticket. No? Ibinabalidate lang yan yung tao para malaman na totoong may nanalo kung saan nakatira. Anong ihingin? Natural, mga dokumento. Pero yung ticket, sabi nga nila, kahit jackpot pa yan, transferable yan eh, kung sino gusto mong kumuha. Eh, pero syempre, pag jackpot na yan, ikaw na kukuha yan. Ikaw mismo. Oh. Huwag nyo ilagay cellphone number. Of course, sa ilalagay nyo yung pangalan ng winners, kabangga doon sa pangalan na inirist ng PCSO na hindi naman yung pinagbabawal ng batas. That's below your pay grade. Pag-aralan namin, Mr. Chair, how we'll go about that. Saan ipapakita? Ang gulo ni Rapid Tool po. Hindi nga nagpapakita yung PCSO ng mga pangalan ng nanalo eh. Tinatago nga nila yun dahil para seguridad nila eh. Tapos ikaw, sa BIR ka magbe-base, pagbabanggay mo sa PCSO, paano yun? 'Di ba? Thank you very much. So in the next hearing, maring bigyan mo kami ng information pertaining to that. May hearing pa talaga? Okay. Tulong. Nahirapan ako dito. Ano pang susunod ko? Oy, asan yung mga ano ko diyan? Magsilabas kayo diyan. Bigyan niyo na yung babasahin dito. Okay na. 'Di ba? Sige. Akin na, dali mo. Mamadali ako eh. When I was interviewed ng DZBB ni Joel and Weng, nasabi ko doon na meron multiple winners. Yan na. Ito na. Sa PCSO. I don't know kung yan ay 4, 5, or 6 digit games and you will explain to us what games are those.
Ayun na yung papel. Ayun na. Meron na binabot na. Ready na yan. Ayun ang mahirap eh. Kapag okay lang naman na may mag-research para sa'yo. Pero kung ibibigay lang sa'yo yan, on the spot dyan, babasa ka lang dyan, hindi mo alam, di mo ba man lang bigyan ng oras, yari ka dyan. Oo. But when you were interviewed by GMA7, unang hirit ni Arnold Clavio, sinabi niyo po, sir, Mr. Robles, na hindi sila winners kundi sila claimants. Can you... Bait ni Rapid Tulpo dito, ah, pero kanina pinakita kong video, yabang niya, di ba? Sa Lunes daw. Oh, napakaswerte daw nung taong sinabi niya tumama ng jackpot. Oh. Can you define to us the difference between winners and claimants, sir? Oh, question tayo, mag-quiz tayo. What is the difference between winners and claimants? Ba nagtatanong si Rapid Tulpo, eh? Hindi niya yata alam ibig sabihin ng meaning o anong kahulugan o pagkakaiba. Ano ang pagkakaiba ng claimants sa winner? Okay? 1, 2, 3, sagot! Oh, sagot! What is the difference between claimant and winner? Oh, wala ng S. Sige nga. Oh. Huwag yung domicile. Mahirapan si Idol dyan. Oh. Kahel, jackpot sabi mo, RT. Yun na nga, binago niya na nga eh. Winner nanalo, claimant yung kukuha. Yes, correct, China. Oy, malapit na tayo mag 55K ha, irampa na yan. Tuloy natin ha, that's correct. Claimants is yung kukuha. Yung winner ang nanalo. Okay, si Rapid Tulpo, pakinggan na natin. Your Honor, we are definitely that they are. They're definitely claimants, and of course, in the interpretation of the law, they're also winners because there are instrument po ito. Wala pong information ng ticket, so whoever is the holder of that instrument of that ticket can claim. As a winner. I'm sabi ko, they are not necessarily the winners. Although legally yes, but in reality, po, as practiced over the years, including before me. Since nga better instrument to at una-una hindi naman din yung jackpot kasi po ang tinatanong sa amin, could there be multiple winners of jackpot? No? So sinabi namin hindi, not in our experience. Wala pa po kaming nakikita na isang winner nanalo ng 20 jackpots. Wala po sa record namin. In fact, we have searched. Si Rapid Tulpo lang may sabi niyan. Jackpot daw yung mga nanalo. Yan fake news ka, Rapid Tulpo. Hindi naman jackpot yung napanalunan. Searched and searched. Kung meron pong jackpot na nanalo na kahit nga po isang tao na dalawa in one month. No? So ang sinabi ko, the drawer of the ticket can claim the prize. And yes, we can sa entry namin talagang ilalagay mo yung winner. Pero in reality, hindi po lahat ganun. Especially yung mga mid-tier prices po. Yung low-tier prices, yung mga 2D, 3D, 4D, 6D. Yan po, saka ibang consolation prices. Yan po, that was what I meant since bearer instrument yun. As a matter of practice po, yung mga nandoon po sa malalayong lugar, siyempre yung iba, walang ID, mamamasahe pa sila. Yung pang, that was what I meant, that the claimant is not necessarily the winner, although we have to put them as winner. Can you be specific, sir? Not necessarily the winner? Hindi niya naiintindihan yun eh, na yung halimbawang, yung claimant, hindi naman talaga siya yung nanalo, may ibang nanalo o pinakuha lang sa kanya, pero... kinukonsider nilang winner yun kasi nga, kailangan yun iput sa record. Ba? Diba? Kailangan, kasi lalabas pa rin na pwedeng winner yung claimant. Ha? Although siya ay pinakisuyuan lang na kunin, pero kailangan i-record yun ng PCSO na may nanalo. At ito yung nanalo. Ay, syempre, bago niya makuha yung prize niya, hingan siya ng pagkakakilanlan at nagkakapare-pares ngayon. Halimbawa, ako yung kubrador ng mga nanalo, 10 yung pataya ko, puro ng daming nanalo nila, 10 sila. Tapos sa akin pinaubaya dahil matagal na nga akong kubrador nila. O sige, punta ako ngayon sa ano ng PCSO o so ano mapanyang pagkukuha ng pera. Sir, ito po lahat ng aking mga patama. Parang simple lang, 'di ba? Wetting. Ito po yung mga patama ko. Ayan, 15 sila lahat diyan. Eh dahil matagal na akong kilala rin mismo nung nandun sa mismong main office kunyari,
'Di ba? So ilalagay na nila 'yan diyan na ako 10 beses akong nanalo na may kinu, hindi naman nila pwedeng i-claim lang. Kailangan winner. 'Di ba? Ang basic lang talaga, Rapi Tulpo, ikaw lang nagpapakomplikado, pinapahirapan mo yung ulo mo dyan eh. Di ba, Ma'am Hilda Enriquez? Oh, tuloy natin. Gising pa kayo, ha? Kung aga nyo nagising. Oh. Okay, and the claimant, who are they? Who are these people? Katulad po nung nakita namin, sir, ano po siya? Sir, lang po, sir. So if they're not winners, not necessarily winners, they're claimants, who are they? Ano sila? Anong personality nila? Kailangan talagang alamin nila yun. Ano bang gusto mo mangyari doon, Rapi Tulpo? Malaman ko anong estado sa buhay nung ano, kumuha, ganon? Grabe naman talaga, kalalato. Sila na holder ng ticket. Presyon po sila, since sabi ko nga, this is a bell instrument, presyon po sila to be the winner. Kasi yun naman pong ilalagay doon, wala lang po presyon title. Winner, or ako na lang po, I'll fill in the blanks. Are you talking about? Ako na lang po, fill in the blanks pa. Sige. Pong ilalagay doon, wala lang po presyon title. Presyon winner, or ako na lang po, I'll fill in the blanks. Are you talking about ito yung mga nagpapare-discount? Hindi ko po masabi yan kasi it's a transaction between them eh. Hindi ko po masabi yan. So, ayan, ito problema kay Rapi Tulpo kapag hindi niya talaga mismo naranasan at hindi niya mismo talagang alam sa sarili niya yung sinasabi niya. Tulad natin, tulad nyo, kayo, sa lugar nyo naranasan nyo yung may nagpapataya o punta natin yung wedding pa yan. Pag kayo tumama, o automatic usapan sa lugar nyo na pag tumama ka sa wedding o loto pa, pag tumama ka ng halimbawa 20,000, yung 2,000 doon na sa nagkubra. Or kung pag siya pa yung kukuha talaga ng pera mo, pwedeng maging 3,000 to 5,000 yung kaltas niya ron sa kanya. Kasi siya yung kukuha, kunyari eh. Diba? Hindi kasi yan alam ni Rapi Tulpo eh. Ang alam niya lang, yung kinikwento lang dyan sa harapan niyang nakasulat, yun lang. Pero yung totoong nangyayari sa laylayan o sa ating mga pangkaraniwang Pilipino, ganun. Oh. Tuloy natin. Na nagpapare-discount sila. Ang ayan lang po ang may naririnig pero personally hindi ko po alam 'yan kasi ako agree ako doon ha. Hindi na malalaman 'yan ng mismo general manager sa dami ng mga Pilipino, sa dami ng mga nagpapataya-pataya na ganyan. 'Di ba? Ano to? Nakikilab ka na ba kay Master Gala? Ano ba yan? Ba't may usapan yan? Ano yan? Akala ko tuloy kung ano. So, alam na alam kung alam nyo yun. Yung ganong sistema. Diba? O, tuloy natin. No, it's done being done everyday po yan eh. Lalo na sa mga low tier, 2D, 3D. Hmm. Madalas po yan na pinapaabunohan na lang nila sa ano nila, sa ahente nila. Well, most likely po yan mga ahente or yung loto okay. Outlet po yan okay. Most likely. So sa next hearing, gusto ko po ipatawag. What the fuck? What the fuck? Ayun na naman si patawag oh. Nakakainis naman, 'di ba? Oh, Marites, are you awake? Wait lang, may papasuyo lang ako. Marites? Oh. Oh. Wait lang. Tuloy natin. Comsec. Through the PCSO cooperation, the following names, Nituda Antonieta, and then Rayal Jim J. Sualio, sampo lamang po ito, and Lahara Rolando. Why? Isa sa kanila, halimbawa, noong July, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times nanalo ng 225,000 pesos. August, 9 times nanalo ng 225,000 pesos. September, 2 times, nanalo ng 225,000. Take 225,000 pesos. October, 1, 2, 3, 4, 4 times, nanalo ng tig 225,000 pesos. November, 9 times, nanalo ng tig 225,000 pesos. Or excuse me, in fact, yung pinakalas, nanalo siya ng 450. So, December, 4 times, nanalo ng tig 225,000. So, nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya yung tig 225,000 pesos. Na nandun lang si Rapi Tulpo sa kanyang pinaniniwalaan na ganun talaga yon. Pero hindi siya lumalalim eh. Hindi siya, parang tingin ko lang naman to ah, hindi siya gumagamit ng ano, ng critical thinking. O kaya, ba't hindi siya magpapunta sa mga lugar na mga baryo-baryo para magpaano siya, no? Kasi kung ako yan,
punta ka nga sa lugar na ganito, tingnan mo nga kung totoong may ganito na kalakaran, na may pataya ang ganito, para makumpirma natin. Wala. Nandyan pa rin siya sa sinasabi niya. Alam ko na naririnig ng mga... Alam ko yung... Ito nakakatawa, no? May mga staff siya eh. Hindi ba alam na mga staff niya to? Bakit sa mga kondo ba nakatira na yung mga yan? Di ba nakakapagtaka lang, no? Umaakto kayo na para sa masa, pero hindi nyo man naman talaga alam yung tunay na nangyayari sa masa. Oh. Di ba? Ang gulo niya eh. Tuloy natin. Premium. Okay? O August, stick to 225,000 a month, 9 times. So, this amounted to 8.3 million. Tingnan mo ha, pero hindi niya pa kinokorek yung sarili niya dyan ha. Ang pakalat niya at ang sinasabi niya, jackpot daw yan. Yung mga nananalo ng mga 20 times, 10 times, jackpot daw. Yun ang claim, pati nga sa balita ay pinalabas sa Channel 5-7 na sinabi di umano ni Senator Tulfo na may nananalo ng jackpot 20 times. May narinig ba tayong pag-correct niya? Wala. Ngayon, ang inisip ng mga tao, may pandaraya. Kasi nga, ang sabi niya, jackpot. Eh, hindi naman. Actually, 9 million pa eh. Tama? Oh. 9 point something million. So, ano po yung probability na one person will hit many times in the period of 6 months with the same amount? Hindi niya talaga naiintindihan, ano? Hindi niya talaga magets yung nangyayari dito. Sa totoo lang, 9 times, 10 times, eh kung halimbawa, yan yung ano, bigyan ko pa kayo ng isang sistema, no? Dito sa may lugar namin, may maliit na tayaan ng loto at pwedeng tumaya ng kahit ano. Ngayon, ako yung may-ari, ako yung nagpapataya. Ngayon, yung mga ticket na napanalunan ng mga small lang na panalo, pwede mo rin kasi yung ipunin. Halimbawa, sa loob ng 1 week, ipunin mo lang muna. Dahil kukubrain mo naman to doon halimbawa sa main office. Tama? Di ba? So, dahil yung mga tao, pwede mo naman ng abonohan. Halimbawa, nanalo sila ng 100,000. Kung meron ka naman, bigay mo na. At least verified na nanalo to. Nasa iyo na. Kasi kung halimbawa, negosyante nga ako eh, gagamit ka ngayon ng common sense. Pupunta ako ng pagkalayo-layo sa main office, gagastos ako ng gas, gagastos ako ng ganto. So, sayang, magpapabalik-balik ako. Total, magre-remit din naman ako every week. Kunyari, magre-remit din naman ako ng every week. Isasabay ko na to sa pagpunta ko sa main office para pag-remit ko at magkiklaim din ako. Naintindihan nyo? Ngayon, kung nakaipon yung may-ari ng STL, kunyari, ng 10 to 15 na mga ticket na for claiming na sa kanya naman na hawak niya na, anong magagawa nyo doon? Transferable yun eh. So pagpunta ko, sir, eto po yung remit ko ngayon, eto po sa mga nanalo sa station ko. Kumbaga parang nag-abono ka na lang para akin na lang din to. O kaya pagka may deal kayo nung nanalo, ma'am, ako aabonohan ko na to. Pero... meron akong balato, parang ganun. Nagigets nyo? O ngayon, pagdating doon, 10, 15, ayan po yung nanalo. Ngayon, ang gagawin ni PCSO, hindi naman niya may isa-isa, sino talaga itong mga nanalo na to? Ano lang yan? Itawag dito, i-care of na yan at makukonsider na siya yung winner. Kasi kailangan ng PCSO na ilagay yung nanalo, ilan? Diba? Ang basic lang, inahihirapan na ako kay Rapi Tulfo eh. Pinipilit niya pa rin yan eh. Nakakainis na eh. Easy. Diba? My God! It's getting to my nerve. What the fuck? Anong tawag doon? Ang tawag doon alin? Ang tawag doon, demokrasya. Kasi, tapos, magagalit yan pagka ano. Yan, saan nagmamatigas ka eh? Gusto mo? Gusto mo magpapahiri ko? Tawagin ko si Bunuan, pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing, sir, lalabas ang katotohanan. Ipatatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-region nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. Mga espiritista, hindi pwede? Ang tawag dyan, demokrasya. Yung mga bagong pasok dyan na hindi pa nakasubscribe kay
Boss Mike Cervera, tirahin nyo na nga yan. Tawa na naman to. Oh, tuloy natin. Ewan ko ba, sobrang nakaka-depress. Pero alam nyo, kahit na high blood ako at na i-stress ako kay Rapi Tulpo, hindi ako magsasawa. Bakit? Kasi pag wala hong magkokorek, pag wala hong magpapaliwanag, maraming maloloko. Gusto nyo ba manalo pa ulit yan? Tapos ganyan yung ginagawa sa Senado, ganyan yung napapaniwalaan ng mga tatangatangang tulpo natin tsaka mga bobo. Diba? Pag hindi ka talaga nag-uintindi, hindi mo ginamit ang utak mo, pinaniwalaan mo lang siya, bobo ka. Oh. 'Di ba? Ano daw? Oh. Ano sabi nito? Wait lang. Wala tuloy. Sige, tuloy na natin. Nawala yung comment. Well, yan po yung sinasabi kong lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors, and definitely when he goes to the branch. Ko na nga kumausap diyan, Cervera. Usapin mo nga 'yan. Direk, anong tawag diyan? Ang tawag diyan demokrasya. Oh, tuloy natin. Kasi 10,000 and below, kaya pa po yan ng, ano, ng outlet. 10,000 and above, up to 300,000 pesos, it has to go to the branch. Eh, pag kayo pa ang branch po normally, nasa Kapitolyo yan eh. So kung nasa malalayo kang lugar, ang logical po and practical way is to talk to your most likely surki muna, paki naman, pakisabay na ito. In fact, we invited that yung sinasabi niyong tao for today. Inunahan na siya. Ini-invite na namin yung gusto mo para wala ka ng problema. Sabi niya, hindi siya makakapunta. Nagpadala na lang po siya ng video. If you care to listen to her video, yes, para po natin, meron po kaming video ng ano niya. Yes. And also, with that, if I may add, kaya nandito yung BIR. Bakit ang team number niya ay 0000? 6 months na siya nanalo, several times, multiple times, at 225,000 each time na siya manalo, na umabot na ng 9 point something million, and 0000 pa rin ang team number niya. Mamaya yung BIR will explain to us. Oh yun, i-explain pala eh. Kumalma ka lang. I-explain naman ang BIR sa'yo eh. How did it happen? One moment, Your Honor. Comsec, gusto ko yung mga pangalan na binanggit ko. I want them to be here sa next hearing and to explain to us kung talagang agent sila. And then kung agent sila, then bakit kung sila ay nakiklaim on behalf of some people, suki nila, whatever, then why are not they paying taxes? Ito, ito, may nag-comment to. Si John Belly. Tama ka, Direk, kasi dito sa amin, sa probinsya namin, iniipon yung mga winning ticket tapos minsanan na lang ang kubrahan ng tama kasi 1 year naman ang expiration. Kaya, naku, may stress ka lang dyan. Direk, ayaw patalo ni Tulpo. Ewan ko ba talaga? Kaya, okay lang ako may stress. At least, merong kagaya namin na magsasalita at magpapaliwanag. Diba, Ms. Lizzie PH? Tuloy natin. Kasi dapat yan, nakalagay ang team number nila rito. Tama ba ako, Bear? Nakalagay po dapat yung team nila. Exactly. Pag 00, ibig sabihin po, hindi po sila naglagay ng team nila. So, binawasan sila ng tax ng PCSO, saan nilimit yung tax na ibinawas? Kasi PCSO is obliged sa amin. Diba? Na magbawas ng tax. Halimbawa na lang, okay, habang nag-usap sila, hindi naman lahat may team number. Ikaw may sabi, hindi lahat may team number. Papaano nga kung walang team number, no? Tuloy natin. Kaya kunyari ako, ordinary mamamayan man talaga nanalo karami sa PCSO. At nanalo ako. Tax-free ba ang loto? Tax-free ba yan? Tanong ko nga, hindi na ba na ako nananalo sa loto, hindi pa sa loto sa Pilipinas, ha? Di ko alam. Oh. 25,000. Pupunta ako sa PCSO na wala akong tin. Ano ang dapat proseso ng PCSO para makapagbayad ng tax ako na nanalo ng 25,000? Oh. Dapat po, pag-register po muna siya. Kasi po, magbabayad po siya ng tax, mag-withhold po si PCSO, dapat po, make sure nila na-registrado po muna yung individual. So, paano kung wala akong tax pagpunta ko sa PCSO? Paano kung wala akong team pagdating ko sa PCSO at may hawak ako ng winning ticket worth 225,000? What is the procedure per BIR? Well, sa amin po, since mag-withhold siya, mag-file po siya ng form,
kailangan may TIN po yun. Kung wala po, i-require po muna si taxpayer o yung nanalo, si winner po, na mag-register po. Kung okay, ako hindi ko alam ha. Ano ba ang requirements bukod sa identification ticket ng mga nanalo, kung jackpot kunyari? Ba? Diba? Anong mga requirements dyan? Oh, tuloy natin. Ano ba talaga? Sabi ng iba, 20% tax automatic yan deducted. Yun ang sabi. Oh. 'Di ba kung 'di ba ganoon naman 'yon? Kung kakaltasan ng 20% tax ang nanalo, ngayon yung nakuha ni PCSO na 20% tax, idediretso na lang nila yung sa BIR. Tama mali? Paano ba ang tamang proseso? 'Di ba? Eh ngayon, so minor price tong mga pinag-uusapan natin. Pag minor price ba, taxable ba, mga 100, 200 to 300,000 ang panalo, taxable ba yan? Tanong lang, sino yung mga nakatama na at nanalo o nakakaalam ng laro ng sa Pilipinas yung mga ganitong klase? Taxable ba yung mga prices ng mga hanggang 300,000 pababa? Kaya anong pinoproblema ni Rapi Tulpo at dinadaan niya pa sa Tintin? Eh kung hindi naman pala pwedeng, hindi naman pala kailangan. Kasi automatic pala, automated, automatic na tinatanggalan na ng tax. Hindi na talaga kailangan ng ano, ng nanalo para mag-prepare pa ng tin niya. Diba? Nagigets nyo? O, kung collate yung claim, malamang no need ng tax. 'Di ba? Bakit hindi alam nung ano nung mga lawyers ni Rapi Tulpo yung ganito? Bakit pinipilit pa rin ni Rapi Tulpo talaga? 'Di ba? Magulo, magulo ka Tulpo. Dapat tin. Pero 'di ba there's such a thing na magbibigay siya ng temporary TIN number? Wala, wala pong. Kasi kung maghintay pa nang several days before mabigyan siya ng TIN sa kanya, makiklaim yung kanyang price. Eh, dito nag dito papasok itong magkakaroon ng maraming tinatawag na fixer or rediscounter. Ang TIN naman po, Mr. Chair, one day lang po, mabilis lang po. Yes po. Punta lang po sa district office, pila lang po. Tapos depende sa traffic po ng tao. Pero for example sa Metro Manila po, within 20 minutes nakakuha na po agad ng TIN yung individual po. Pero mamaya sa PCSO tanong ko. Pero wala ba kayong tao sa PCSO na naka-standby doon para sa mga winners, turuan sila, i-guide sila, i-process yung kanilang team doon sa mga walang team, nang sa gayon, hindi na pupunta sa mga tinatawag ni Mr. Robles sa mga agents at para ibigay yung kanilang winning ticket. Tingnan nyo, pati yung papakialaman niya, no, na gusto niya na namang gumawa ng patakaran na dapat ang kukuha na lang daw eh yung winner na nga lang daw. Hindi kasi naiintindihan talaga ni Rapi Tulpo. Pinag-uusapan natin, hindi jackpot ah, yung mga nasa 200, 300 or pababa. Hindi niya talaga naiintindihan. Ay pipilit niya, gagawa pa talaga siya ng suwestiyon na alin? Naka-standby doon para sa mga winners. Turuan sila, i-guide sila, i-process yung kanilang team doon sa mga walang team. Nang sa gayon, hindi na pupunta sa mga tinatawag ni Mr. Robles sa mga agents at para ibigay yung kanilang winning ticket. Kasi dito, sasabihin ni Rapi Tulpo dito, gusto niyang gawin ng PCSO na parang gumawa na naman ng pag-uutos na naman niya na dapat ang magki-claim daw yung nanalo. Yun yung gusto niya na naman dito ipilit mamaya. Ngayon inunahan ko na. Isipin niyo no. Sinasabi na nga natin at nangyayari talaga to na may mga taong hindi na kailangan sila pa yung pumunta o may mga taong ikiniklaim nila tapos sa mismong outlet mismo sila nagkumukuha yung may-ari ng outlet na yon iniipon at saka papapalit. Kaya nagiging paulit-ulit yung tumatama. Wala po Mr. Chair, pero meron na po kaming ano ngayon eh, online, na madali na lang po mag-register po. Okay. Pero hindi tama itong nangyayari dito na lahat ng mga multiple winners, 0-0-1-10. So may discrepancy dito, may problema rito, as you can see it, Mr. Tibaya. Mr. Chair, yes po, although may sinample test po kami, yung mga ibang 0-0 po, may in po sila nung pinerify po namin sa system. Pero merong iba na wala.
Meron po talaga. Okay. Okay. Sige. Your Honor, if I may, Attorney Pachagi, sir, or AGM for the finance. Good morning, Mr. Chair. Yeah, already. Good morning. As regards the alleged absence of the TIN, Your Honor, we have actually the TIN supplied by the winners. And that's part of the Certificate of Creditable Tax Withhold that was submitted to DBIR. Mr. Arnel Casas, I have a copy Your here. Honor, Attorney Patiag, sir. Patiag, Larry Patiag. Pakipalitan na. Pakipalitan. And then pakilagay dito para makita kang pangalan, para they will be identified properly. Diba? Siya po ay si Attorney? Attorney Lauro Patiag, Your Honor. Lauro Patiag. Okay, ano po yung inyong position sa PCSO? I'm the AGM for the Management Services Sector. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, sa lista na meron kami, July 2023, 2,619 bettors ang nanalo. Number of bettors within numbers, 271. Ano po nangyari doon sa difference? Sila ba ay nakapagbayad ng tax? Yes. Sir, tutuloy ko po. August 2023, 2,786 ang mga nanalo, 248 lamang ang may TIN. September 2023, 2,603 ang nanalo, 225 lamang ang may TIN. October... Halimbawa, paano kaya kung baliktaya lang? Halimbawa, paano pag baliktaya yung nanalo, tapos hihingan mo ng TIN? Tapos, alam mo yon, gagastos pa sila para kumuha ng TIN, o kung may online man, sabi na natin, maglo-load sila para sa internet. Rapi Tulpo, kinire-record kasi yan kahit sabi mong maliit yung panalo eh. Diba? So, dapat inanalyze nyo rin dyan, yan bang panalo na yan na sinasabi mong umaabot ng 1,000 o daan-daan dyan? Eh, same price ba talaga? Oh, if you win 100K, you will get 80K. No need 14. Oh. Walang tax yung baliktaya. Oh. Kasi may mga ganyan eh. It goes on and on and on. So, ano nangyari doon sa mga walang TIN? Were they given TIN numbers and were they able to pay taxes sa BIR? Your Honor, I'm referring to the winner, particular winner mentioned as regards the winnings. Mamaya na po yung winner. Mamaya. Ito, yung... Kasi sinasabi nyo, may mga TIN numbers. Okay. Siguro hindi nilagay ng PCSO dito kasi kung nilagay ng PCSO yung TIN number, respetuhin naman yun, of course, we're not gonna mention it kasi we know that that's confidential. Okay? Pero since wala, nilagay 00, kaya nagtataka kami. O kung talaga may TIN numbers yun, yung mga malalaki, yung mga multiple winners, nilagay nyo sana para hindi na kami magduda. Siyempre, we will never show it to you yung TIN number niya o nila, yung mga multiple winners. Now, sige po, sino gusto mag-answer? We have the division chief, Your Honor, that processes the winning claims of our lotto winners, and okay. Miss Falan. Miss, anong pangalan? Ma'am, anong pangalan niyo po, ma'am? State your name and Fel position. Felan Ramos po. Ma'am, pwede pa tanggal na para mag-intin na tayo. Lahat naman tayo dito, vaccinated, ano? Sige po. Felan Ramos po, division chief ng prize fund ng accounting department. Okay, ma'am. Okay, kwento sa amin yung proseso. Halimbawa, ako si Juan de la Cruz. Oh, pakinggan natin. Sige, ano yung ikaw na naman si Juan de la Cruz? May hawak-hawak ako na 225,000 winning ticket. Ano yung proseso? From start to finish, from A to Z. Bali, sir, pag may claimant po na pumunta dun sa office namin, kino-compare lang po namin yung ticket. No, yung proseso, ma'am. Yung pagpasok niya ng gate ng PCSO, saan siya pupunta? Bali. Salamat, Roger Lagarde, pakameme lang ni Arti, at Ina Ibarra. Wait lang ha, pakinggan muna natin si Madam. Sa guard po para po magpirma ng ay mag-fill up po ng form yung sa guard pa lang. Opo, claimant's form. Saan guard yung sa gate? Doon po sa may second floor na po. Sa second floor? Opo, sa division po namin. Pero pagpasok sa gate, sabihin niya pupunta ako sa PCSO kasi meron ako winning ticket. Yes. So after the gate, sabihin sa kanya, sige, lahat ng mga pananalo punta sa second floor. Yes. So Juan de la Cruz will go to the second floor. And the second floor, ano nangyari? Bali, mag-fill up po siya ng form sa claimant's form. Then after po nun, ibibigay po ng ibibigay ng guard dun sa staff po namin para i-validate po yung ticket. Okay. So pag once na may ticket po, ang kino-compare po namin is yung 2 valid IDs plus yung ticket po na dala niya. So ang ano po namin doon is kino-compare namin yung signature ng claimant dun sa likod plus yung ID na dala niya para po malaman namin na siya po talaga yung may-ari ng ticket. So what happens kung wala siya pong ID?
Sir, pinapa-provide po namin siya ng ano ng ID. Hindi kaya ma'am, hindi naman po lahat ng tao may ID. So paano kung pumunta siya? Sabi niya, wala akong ID, eh, mahirap lang ako. Required po talaga, sir. Required. So kailangan po talaga siya mag-produce ng 2 valid IDs. Okay, sige. So wala kang problema diyan. Sorry. What the fuck? Wala pa lang problema sa valid ID. Bakit namimilit ka pa? Eh, paano kung wala valid ID? Paano kung ano, walang ID, walang ID? Eh, kailangan po mag-provide. So, okay lang. Wala tayong problema. Pipilit mo pa kasi. Kasi kung kahit sino naman, pag nanalo ka ng loto at alam mong wala kang valid ID, automatic magpagawa ka na. Pati ba naman yun? Talagang ipipilit pa para tanungin ang basic naman. Required ka. Kailangan meron kang 2 valid IDs, government IDs to. Ano? Yes po. And then, represent mo yun sa PCSO. Pagbabanggain ng PCSO. Si Boy Bangga. Kanina pa niya termino yan, Boy Bangga. Pati siya, bangga-bangga yung paliwanag. ID, doon sa nakapirma sa ticket. Oo, oh, inulit mo lang. Oh. Okay, and then, tapos, once na-verify po yun. Pag once na-verify na po namin, i-validate na po namin yung ticket, oh. May lalabas po doon sa machine namin na pay ticket siya. So pag once na-validate na po namin, ipoprocess na po namin yung voucher. Regarding po dun sa TIN, may mga ibang claimants po kasi na wala po talaga silang TIN. Exactly. So yun po yung ginagamit namin, sir, yung 00. Or may mga agents, ay may mga claimants. Okay, wait, stop right there. Wait lang, gagawin niya ng paraan para magkaroon ng butas. Oh, yan na, bangan niya na. Oh, oh. So yun po yung ginagamit namin, sir, yung 00. Or may mga agents, ay may mga claimants. Okay, wait, stop right there. Narinig niya kasi yung 00, nagkaroon ng ting! Oy, pagkakataon, butasan na yan! Diyos na bangga. So meron po mga winners, kumpleto sila sa ID, verified nyo yung signature nila dun sa winning ticket, na yun, and then nung ipoprocess nyo na, bago sa mabigyan ng voucher, eh wala siyang TIN. Yes, so therefore, lalagyan nyo siya ng 000 TIN. So, paano nyo po may remit yung winnings niya, yung panalo niya, yung tax sa pagpanalo niya sa BIR when in fact you have a 00 TIN number? Bali yung, sir, yung nasa alpha list po namin, yun po yung mga nakalagay na 00 plus yung name po ng claimant. Come on now. Yan kasi naman eh, makakita lang kayo ng konting liwanag, akala nyo na yun na yung mag-aahon sa inyo, hindi nyo alam ano lang pala yun, alitap-tap. Isa pa, namin yun po yung mga nakalagay na things niya, yung panalo niya, yung tax sa pagpanalo niya sa BIR when in fact you have a 00 TIN number. Bali yung, sir, yung nasa alpha list po namin, yun po yung mga nakalagay na 00 plus yung name po ng claimant. Come on now. BIR, are you listening? Nag-process sila ng winning ticket of 225,000. Since walang TIN number, lalagyan nila ng 000. Babawasan niyo yun. Magkano ibabawas niyo? 20% po. How much is 20% of 225? Wow, akala mo naman si Rapi Tulpo, pag tinanong mo rin ng ganyan, makakasagot agad. Kadalasan nga sasabihin niya, Shari, calculator, labas mo, kwentay mo nga. Makapagtanong agad-agad eh, no? 45 po. 5,000? Yes po. Yung binawas nyo doon sa 2025, 45,000, na supposed to be sa BIR. So, paano ibabangga ng BIR yung 00 TIN number? Hindi na naman niya naiintindihan. Tingnan nyo. Sa winning yung 40... Magkano po ulit? Di ba sinabi nilagay yung pangalan na? 45,000. Ibabangga sa tao na nasa... Di ba? BIR, explain. Kami naman, Mr. Chair, since it's already a final tax, kumbaga nabayad na yung total amount of tax, wala nang kikredit po. Kasi hindi po siya creditable na ibabangga namin sa income pa ni taxpayer. Ang saya-saya! Ang saya-saya! Yoo-hoo!
kasi hindi po siya yung hindi po siya creditable eh, na babangga namin sa income ni taxpayer. Kumbaga, yun na po yung total tax po na kaya nga po sir ano. So gagalit na. Kaya nga po sir eh. Itang, huwag mo akong barahin. Oh. Yung 40,000 oh. Na binawas nila doon sa winner na walang tin, na binigyan nila ng 0010, magre-remit kayo sa BIR? So paano po paano ma-identify ng BIR kung sino yung nanalo ng 001 tin number? Saan nila ilalag yun? Sagot! BIR, how can that happen? So, Juan de la Cruz, 40,000, 0000, paano po? Well, technically, Mr. Chair, hindi namin exactly mababangga kung lalo na kung may multiple names na makakapangalan po. Kasi ang pinaka-identifier po talaga namin is yung tin ng individual. So, ano gagawin niyo po doon sa mga tao na pinawasan ng voice daw, ng PAR, ng PCSO, at isinabit sa inyo pangalan with 0010? Ano pong ginagawa niyo? Nangyari na ho ba yan sa iyong experience? Does that happen? It never happened or it happens many times? And kung nangyayari po yun, ano yung ginagawa nyo doon kay Juan de la Cruz na 001 tin at marami sila at nagbayad ng mga taxes? What do you do with them? Kung totoo sila, kung totoo yung sinasabi nila. Kami kasi, Mr. Chair, ang what we do is may mga... Ano sa pasagutin mo? Nangyayari ba yun? Yung sinasabi niya? Consistent ba yun sinasabi niya? Well, based sa records po, marami po talagang 000 nangyayari po. Sinasubmit sa inyo ng PCSO? Yes po, meaning blank po yung tin na sinasubmit ko sa amin. So what do you do with those winners na 000 ang tin? So paano ibabangga yun sa pag sa well, hindi tao po, na samantalang wala naman tin? Ang tin naman yung pinaka-identification, tax identification ng isang taxpayer. Mm. Opo, so ano mangyari doon sa pera? Kung sabi, inaamin pala meron. So saan na pupunta yung pera ng mga nagbabayad ng tax using the 0010 number? Yung tax po, nare-remit po sa BIR. Nababayaran naman po sa BIR. Kaya nga po, pero kaninyo po ibinabangga, wala naman tin number. Di ba dapat yung binibigay na winnings, yung taxes, mga tax, doon sa winnings, ibabangga yun sa tao na nanalo na may tin na may tin number. Since wala itong tin number, kayo nang gagawa ng tin number doon sa 00? Hindi po. May mga instances, Mr. Chair, check po namin kung meron talagang tin. Kasi minsan po, napansin po namin, wala nga pong sinasubmit si PCSO, and then, nung dinouble check po namin, may tin naman pala yung individual. Okay, sige. Yung wala... Kasi nga ako na muna, hindi ko pa napapanood yan ha. Parang ang naiintindihan ko dito ganito. Para sa akin, correct me if I'm wrong ha. Sabi dito ni Sendong sa PCSO nga. Ganito, from pagkapanalo sa PCSO, halimbawa listahan na to ng PCSO, DBIR. Ito lahat yung mga sabihin na natin puro 00 yung tin nila. Okay? Ito yung aming resibo o aming dokumento na pag-submit sa inyo ng mga nakuha naming taxes para isend sa inyo. Ito yung mga pangalan nung nanalo. Gets nyo? Okay? Gets nyo? Pangalan nung nanalo. Ngayon, 00 yung nakalagay na tin. So, automatic yun. Kasi bangga-bangga yung sinasabi nito ni Tulpo eh. Pag chinek ngayon nila, syempre, ipapasok nila yun sa system nila para malaman na nag-remit ang PCSO ng winners na nanalo ng ganito at merong 40% kunya at 20%, dun pa lang, magkakaroon na sina ng record. Wala man siyang tin, pero inamin nga dito nung attorney ng BIR na kung minsan, pag nakita nila yung pangalan na research nila, meron naman palang tin. Pero may mga wala daw talagang tin. Pero from the word na iniremit at dinala ng PCSO, doon na kagad may pagkukumpara na sila sa nangyaring pagbabayad. At least ang maganda ron, nagbabayad from galing PCSO. Diba? Nagigets nyo? Kasi ang hinahanap ni Rapi Tulpo, butas kung saan siya makakabanat. Kasi kanina pa siya butata. Oh. Ito talagang tin. Nagsasabit ang PCSO ng walang tin. Oh. Na bayad na tax mula sa winning. Ano pong ginagawa nyo? Yung sa chair, hindi namin ma-identify talaga. Ay, na, kasi wala po talaga siyang tin. So, ano ginagawa nyo po doon sa perang yon? Yung... Eh di, eto Rapi Tulpo ang basic ha. Kung talagang halimbawa 30 yung nagbayad ng tax nila, okay? Kikwentahin ng BIR yan. Sa 30 na yan, magkano lahat ng total niyan? Tignan. Pag pumasok sa account ng BIR yung pera kung magkano,
kung kulang, may problema tayo. Pag tama, wala tayong problema. Kahit hindi na natin alam kung sino yung nagbayad o walang tin yan, basta siya, nagbayad siya ng kanyang tinatawag na karampatang tax. Nagigets nyo? So ano pang pinagpuputok ng butchi mo? Doon pa lang, may BIR ka na nga eh. Diba? Oh. Tama nga, Sendong eh. Kumbaga, yun na yung magiging banggaan, yun ang magiging basihan ni BIR. Galing kasi sa PCSO, and then may list ng mga names na nalo. Then may mga amount sigurado yan kung magkano yung mga contribution o kaltas niyan. Tapos total natin. Po, tingnan ni BIR, tingnan ko nga sa bank account ko, ilan na yung pumasok. Sabi ni PCSO, o BIR, nagpadala ako dyan, umabot ng 3 million yung naging taxes natin for this week, kunyari. O sige, check ko yan. Check natin, ilan yan, tama ba yan? Oo, tama, meron 3 million dito. So anong problema mo, tulpo? What the fuck? Problema mo, pre. Kaloka naman, oh. Gabi na. Ginabi na kami sa'yo. na limit sa amin po. Counted pa rin po as collection. Kasi may nanalo pa rin po. And may tax pa rin pong dapat bayaran dun sa panalo. What the fuck? Okay na. Diba? Malinaw. O, pakinggan natin anong sagot niya. Counted as collection. Yes po. Opo. Okay. As if, opo. So, napupunta pa rin sa kaba ng bayan? Yes po, Mr. Chief. Okay ako dyan. Woo! Wala eh. Akala niya kasi makakakuha siya ng hint. Akala niya makakatira siya eh. Akala niya makakabutas. Ano ka? Diyos ko po. Mga abogado yan eh. Alam niyo yung ginagawa nila dyan. Di ba? Oh. So mga kaeksena, sobra-sobra yung oras natin. Tutuloy na lang natin tumamaya at meron pa tayo kay Risa Hontiveros. Ha? Abangan nyo mamaya. Nako. Baka magtatlong live pa ako nito. Puputuli na muna natin to. Yung susunod natin kay Rapi Tulpo, yung conference niya na. Yung pa, isa pa, pinagpilitan na naman niya. So, salamat sa lahat ng nandito. Tuloy na lang natin kasi may darating akong bisita. Yung nagpagawa kasi ako ng kulungan ng aso ko. Di-deliver ngayon. Walang, padating na sila kaya kailangan kong kaharapin sa baba. So, see you again later mga kaeksena at sa lahat ng mga bagong subscriber. Ingat po kayo. Maraming salamat. At sa mga OFW natin, maraming salamat. Abang-abang lang kayo mamaya. Meron pa tayo. Andami. Ingat po kayo. God bless and see you again later. Meron lang talaga akong kailangan asikasuhin ngayon na. So, maraming salamat po. Uminom na kayo ng gamot sa sakit ng ulo. Thank you so much everyone. Love you. Bye.